Simulan na po natin ang ating kwento. Ang kwentong ito, mga idol, ay karanasan ng mga gwardya sa bukirin ng Camp Bandilaan. Dating gwardya itong si Upong sa establisimento ng bangko sa kanilang bayan. Ngunit napilitan itong tumigil dahil sa nakaalitan niyang isa ding gwardya doon sa kabilang gusali. Para makaiwas sa gulo, nag-resign na lamang ito sa kanyang trabaho. Hindi naman siya pinayagan sana ng kumpanya. Inalok pa nga itong ilipat na lamang ng bagong babantayan. Ngunit desidido na magpahinga muna itong si Upong. Nag-aalaga na lamang ito ng mga hayop tulad ng mga kambing, baboy at mga manok, kasama ang kanyang pinsan at ang kapatid. Ulila na sila sa ama, kaya itong si Upong na ang bumubuhay at pumasan ng responsibilidad ng kanilang yumaong ama, kasama naman niya ang kanyang kapatid na si Rico. Noong buhay pa ang ama nitong si Upong, malimit na isinama siya ng kanyang ama tuwing nagpupunta ang mga ito sa mga bukirin para maghagilap ng mga anting-anting. Isang mutya hunter ang kanyang ama at mayroong kinabibilangan na grupo ito doon sa kanilang lugar. Ngunit minsan, nang magpunta ang grupo ng mga ito doon sa kabilang bahagi ng bukirin ng Sabang, dito na sila napatay ng mga saltik, mga malalakas na uri ng mga aswang na mayroong malalakas na kalaman sa mga orasyon sa kanan man o kaliwa. Tinagurian na tagapas lang ng mga antinggero ang mga aswang na ito. Dahil kung hindi ganun kalakasan at kapulido ang iyong tangan, tiyak na magiging biktima ka ng mga saltik na ito. Kaya sa kasalukuyan, may tanga na agimat itong si Upong. Dalawang agimat, isa na sa mga ito ang malakas na agimat na mutya ng kampana. Hindi nakakalimot itong si Upong na pakainin ito ng dasal gabi-gabi bago siya matulog para panatilihin na buhay ang kanyang mutya. Sa hapon na iyon, may bisita itong si Upong. May nagrekomenda kasi sa kanya na isang kakilala. Mahalaga ang pakay ng matanda sa kanya. Inaalok siya na kunin ang kanyang serbisyo bilang gwardya sa kanyang bagong naipatayong bahay bakasyonan. May mga mahalagang kagamitan kasi ang nasa loob nito. Mga mamahalin, mga antik at mayroon ding isang kwarto na punong-puno ng mga koleksyon na artifacts. Itong si Don Vicente ang kausap ngayon nitong si Upong. May nakapagsabi din kasi sa kanya na itong si Upong may mga kaalaman din ito sa aral sa kanan. Tamang-tama, dahil napapansin kasi ng Don nitong mga huling mga araw na may mga umaaligid doon sa kanilang bahay. May aasikasuhin itong si Don Vicente doon sa Amerika, kaya kumuha na ito ng mga magbabantay sa kanyang bahay habang wala pa siya. Malaking kabayaran naman ang inalok nito kay Upong, na sa tingin naman ng binata, malaking tulong na ito para sa kanila. Ngunit si Upong na ang bahala na maghanap ng mga makakasama. Kailangan na makahanap agad siya dahil bukas na ang alis nitong matanda. At kailangan bukas nandoon na sina Upong doon sa bukirin. Nag-iwan naman ito ng numero sa kanya at bili nitong si Don Vicente. Tatawagan lamang siya bukas ng umaga kung nandoon na sila sa paanan ng bundok ng Camp Bandilaan. Dahil ang bahay bakasyonan nito nandoon sa tuktok ng bundok na katayo. Nang makaalis na sina Don Vicente, agad na nag-iisip itong si Upong kung sino-sino ang kanyang makakasama. Kailangan niya ng isa pang makakasama doon na antingero. Baka kasi marami ang mga makakalaban nila doon sa lugar. Matagal na kasing napabalita na pinamumugaran ang bundok na ito dati ng mga kampo ng kadiliman.
Pinuntahan niya agad ang isang matanda na laging kasama ng kanyang ama noong unang mga taon. Nasa kabilang baryo lamang nakatira itong si Tata Anito. Kung papayag ang matanda, nakakasiguro na itong si Upong na kakayanin nila kung sakaling may mga aswang man ang manggugulo sa kanila. Alam niya kasi na mabango sa mga aswang ang mga koleksyon ni Don Vicente. Maaaring sinusundan din sila ng mga tunay na nagmamay-ari sa mga artifacts na ito doon sa Bukirin. Kaya may mga napapansin ang mga ito na umaaligid. Pagdating doon, saktong naabutan naman ni Upong itong si Tata Anito. Agad niyang kinausap ito at pinakiusapan na sumama sa kanya. Sagot naman ng matanda, "Matagal na akong tumigil sa pagiging antinggero. Ngunit huwag kang mag-alala, Upong. Sasamahan kita doon sa sinasabi mong lugar. Kung totoong may mga koleksyon sa mga bagay na iyon ang taong nagmamay-ari sa bahay, sigurado akong may mga aaligid talaga na mga nilalang at hindi lamang mga aswang. Antayin mo ako, may kukunin lamang akong mga kagamitan." Makalipas ang ilang minuto, nakabihis na itong si Tata Anito. Dala na din ito ang isang bag na gawa sa buli. Agad nang naglalakad na ang mga ito, dinaanan pa nila ang isang kaibigan ni Upong, ang kasamahan niya dati na isa ding gwardya na si Manong Rubin, at ang pinsan nito na si Gado. Sa tingin ni Upong, tama na silang lima para magbabantay doon sa lugar. Mayroong makakasama naman sila na tagapamahala doon sa bahay sa Bukirin. Ang mga ito ang magsisilbing tagapaglinis ng bahay, habang sila naman ang tagabantay. Doon na sila sa bahay ni Upong nagpalipas ng gabi, dahil maagang maaga ang mga ito napapunta doon sa paanan ng bundok ng Camp Bandilaan. Nakahanda na din ang mga gamit nitong si Upong. Binili na naman niya ang kanyang kapatid na ito na muna ang bahala sa kanilang mga alaga, dahil ang pinsan nila na katulong nila sa pag-aalaga ng mga hayop, isasama din nila ito ni Upong para magsilbing tagapagluto nila. Kinabukasan, alas 5 pa lamang ng madaling araw, papaalis na ang mga ito. Dala-dala na ni Upong ang kanyang mga kagamitan. Nagpapahatid na sila ng isang jeep papunta sa paanan ng bundok ng Camp Bandilaan. Tinawagan na din niya itong si Don Vicente na papunta na sila doon sa paanan ng bundok na kanilang napagkasunduan na doon magkikita. Mahigit sa isang oras din ang kanilang biyahe bago nila narating ang lugar. Pagdating nila doon, makalipas ang ilang minuto, dumating na din ang sasakyan na kukuha sa kanila. At ilang sandali pa, nagbiyahe na ang mga ito paakyat sa bundok ng Camp Bandilaan. Dumaan sila sa mga nagsitaasan na mga malalaking puno ng kahoy. Habang tumatagal ang kanilang pagbiyahe, wala na silang nakikitang mga kabahayan sa gilid ng kalsada. Kulang-kulang din 2 oras bago nila narating ang bahay bakasyonan nitong si Don Vicente. Napakaganda ng lugar. Makikita mo sa buong paligid ang mga malalaking puno ng kahoy, habang sa unahan naman makikita ang napakagandang talon. Kaya alam na nila kung bakit sa kabila ng pagiging Bukirin at malayo sa kabihasnan, binili pa rin ni Don Vicente ang lupaing ito para gawin nilang bahay bakasyonan. Maganda din ang malaking bahay na gawa sa mga purong kahoy, 2 palapag at may bakod na gawa din sa mga malalaking tabla. Napaka-presko pa ng hangin at maraming mga iba't ibang uri ng mga ibon ang kanilang nakikita doon sa palibot ng kakahoyan. Doon naman sa pasukan, nandoon ang 5 mga gwardya nitong si Don Vicente. Ang mga ito ang kanilang papalitan. Kahapon pa daw nagpapaalam ang mga ito
dahil hindi na nila makayanan ang mga nagpaparamdam sa kanila na mga nilalang. Masayang sinalubong naman sila nitong si Don Vicente. Ipinakilala sila sa lahat at binilinan sa mga dapat nilang gagawin. Makakasama din nila ang mag-asawang sina Mang Ando at Nanay Urata, kasama ang kaisa-isa nilang anak na si Alvin. Ang pamilyang ito ang magsisilbing mamamahala sa bahay nila habang wala sina Don Vicente. Gusto na nga din ng mga ito na umalis na sana dahil na rin sa naramdamang takot, kung hindi pa sinabi ni Don Vicente na ang mga papalit na mga gwardya ay mga antingero. Hindi na sana magpapigil pa ang mga ito. Makalipas lamang ang isang oras, umalis na din sina Don Vicente kasama ang asawa at mga anak, pati na rin ang limang mga gwardya. Umalis na din ang mga ito at sumabay sa grupo nila ni Don Vicente. Makalipas ang ilang sandali, kinausap muna nila itong si Mang Ando. Nagtatanong ang mga ito kung anong klaseng pagpaparamdam ang kanilang nasaksihan. Ayon sa kwento ng mga ito, tuwing pagpatak ng alas 6 ng hapon, may makikita ang mga ito na tatlong kalalakihan ang nakatayo doon sa gilid ng mga puno ng kahoy na malapit sa pasukan ng bakod ng bahay. Nakatitig lamang ang mga ito sa bahay. At makalipas naman ang 10 hanggang 15 mga minuto, mawawala na din ang mga ito. Ilang araw na nila iyon na nakikita, at paggabi naman, marami silang maririnig na mga boses ng iba't ibang uri ng mga hayop sa buong paligid. Kakaiba ang boses ng mga ito na nakakapanindig balahibo. Tanong ni Tata Anito, nasaan ba ang sinasabing puno ng mga koleksyon na antik ni Don Vicente? Nasaan ang kwarto nito? Kaya itinuro agad ng mag-asawa ang kinaroroonan nito na sa unang palapag. Kaya plano nila na may mga magbabantay sa loob lamang, wala nang magbabantay sa labas, dahil wala namang mga mahalagang bagay ang nasa labas ng bahay. Kailangan na lamang nila na magkakaroon ng magbabantay sa unang palapag at pangalawang palapag. Wika naman nila ni Mang Ando na pwede nilang isama sa pagbabantay itong si Alvin, ang kanilang anak. Wika agad nitong si Upong na doon na sa baba sila ni Tata Anito kasama ang mag-asawang sina Mang Ando at Nanay Urata, dahil nagpresenta naman ang mga ito na sila na ang magiging tagapagluto sa kanila. Habang doon naman sa ikalawang palapag, sina Manong Rubin Gado, ang pinsan ni Upong na si Rico, at itong si Alvin. Gumawa ng mga orasyon itong si Tata Anito sa buong paligid ng bahay, mga orasyon ng mga pambakod at harang, para agad niyang maramdaman kung may mga nilalang man ang aaligid ng mga kampo ng kadiliman. Nagsunog na din itong si Upong ng mga bunga ng antunga at mga dahon ng makahiya at halamang mimosa para ibudbud ang mga ito sa paligid ng bahay. Ngunit sa laki ng paligid ng bahay, mahirap na malagyan nila lahat ng mga ito. Kaya ngayong gabi, pakiramdaman lamang nila ang mga mangyayari sa gabing iyon at kung magpapakita pa ba ang mga sinasabing mga nilalang na laging nagpapakita sa kanila tuwing pagsapit ng alas 6 ng gabi. Bilin din nitong si Upong doon sa mag-asawa na tiyakin ng mga ito na nakakandadong mabuti ang mga pintuan ng bahay, pati na rin ang bintana. Makalipas ang ilang mga oras, papalapit na ang oras ng alas 6, nakamasid sina Upong at Tata Anito doon sa labas. Nasa gilid sila ng bintana doon sa unang palapag, habang doon sa itaas sina Manong Rubin ang nandoon. Makalipas ang ilang minuto, pagpatak ng alas 6 ng gabi, saktong-sakto sa oras na sinasabi nila ni Mang Ando. Nandoon na ang tatlong mga kalalakihan, nakatayo at nakatitig ang mga ito sa kanila. Ngunit kakaiba ang kanilang mga kasuotan, na parang mga kasuotan
noong unang mga panahon. Wika agad nitong si tataan ito na napadilat pa ang mga mata. Upong, mga amaranhig ang mga iyan. Mga aswang na nabubuhay noong unang mga panahon. At ngayon, nandirito na naman sila sa ating kasalukuyang panahon. Malalakas ang mga nilalang na ito. Humanda ka. Sa tingin ko, maaaring may mga bagay ang mga ito na sinusundan na hawak ngayon nitong si Don Vicente. Sagot naman itong si Upong. Tama ka, tataan ito. Kung mga amaranhig talaga ang mga iyan, mukhang mapapasabak tayo sa matinding bakbakan. Nagmamatsyag lamang ang mga ito sa kanilang nakitang tatlong mga aswang. Hanggang sa tulad ng sabi nila ni Don Vicente, makalipas ang ilang sandali, naglaho na naman ang mga ito. Kaya umakyat doon sa ikalawang palapag sina tataan ito at itong si Upong. Doon na sila sa may tires, nagmamasid sa buong paligid. Kasama nila doon ang pinsan nitong si Upong na si Ricky. Habang bumaba naman sa unang palapag itong si Alvin para samahan ang kanyang mga magulang. Pinatay din nila lahat ng mga ilaw doon sa loob ng bahay para madilim at hindi agad sila masipat ng mga aswang. Makalipas ang ilang mga oras, doon na din sa teres nagpasyang matulog sina Upong, Ricky at itong si tataan ito. May kinuhang mga tabla ang mga ito at doon nila inilapag ang kanilang higaan. Hating gabi nang magising itong si Upong dahil nag-iinit ang kanyang suot na kwintas. Tuwing mag-iinit kasi ito, ibig sabihin may mga kalaban at mga kampo ng kadiliman sa paligid. Agad na bumangon itong si Upong at nagpalingon-lingon agad. Ngunit wala na sa kanilang tabi itong si tataan ito. Nang tingnan niya ang dulo ng tires, nakita niya doon itong si tataan ito. Mabilis na nilapitan ito ni Upong. Uy ka agad itong si Upong. Tataan ito, naramdaman mo din pala ang mga nilalang. Oo Upong, nakikita ko ang mga ito. Nasa kakahulan, sa gilid ng bahay. Hindi ko pa mapilang ang kanilang saktong bilang. Nang mag-usal na din itong si Upong ng mga banyagang orasyon, nakita na din niya ang sinasabi ng matanda. Nakita nitong si Upong na mayroong limang mga aswang ang nakapatong doon sa mga sanga ng puno ng kahoy, habang mayroong anim naman ang nasa gilid ng mga puno. Sa tingin ni Upong, hindi mga amaranhig ang mga nasa itaas ng mga puno. Parang mga busaw ang mga ito o mga abwak. Ibig sabihin lamang, hindi isang uri ng mga aswang ang umaaligid sa kanila. Makalipas ang ilang mga minuto, muling natutulog na ang dalawa. Biglang naglaho na rin kasi ang mga presensya ng mga aswang sa paligid. Kinabukasan, nakapagpasya sina Upong at tataan ito na tingnan nila ang mga koleksyon nitong si Don Vicente. Kailangan nilang makita kung ano ang mga binalik-balikan ng mga aswang na ito. Makalipas ang ilang minuto, binuksan na nila at pinasok ang kwarto ng mga koleksyon ng Don. Ipinagkatiwala na kasi ang susi nito kay Upong. Binusisi nila ang mga nakahilirang koleksyon ng mga ito hanggang sa mapadako ang tingin ng dalawa doon sa may dulo ng kwarto. Nakita nila doon ang isang bungo ng tao at may nakasulat pa na parang label nito. Supremo ng mga amaranhig ang nakalagay doon sa sulat. Kinikilabutan itong si tataan ito. Ibig sabihin, may nabili o nakuhang bagay itong si Don Vicente na pinagkakaingatan ng mga aswang na iyon, ang bungo ng kanilang supremo. Alam ni Upong at tataan ito ang mga ganitong bagay dahil nga
sa tagal ng pakikibaka ng mga ito sa paghanap ng mga agimat, marami na silang nakakainkwentro, nagiging kaibigan at nakakasamang mga aswang. Sinasamba nila ang mga ganitong bagay at itinuring na kayamanan sa kanilang angkan. Wika nitong si Upong, ano na ngayon ang balak mo, tataan ito? Hindi tayo titigilan ng mga aswang na iyon hanggat narito ang kanilang pakay. Sagot naman ng matanda. Alam mo, Upong, hindi natin pagmamay-ari ang bagay na ito. Maaaring hindi din ito pagmamay-ari ni Don Vicente. Ngunit bago tayo dumating, hawak na ito ng Don. At ang trabaho natin, bantayan ang mga ito. Maaaring lingid sa ating kaalaman, alam na ni Don Vicente na sinusundan sila ng mga aswang na iyon dahil sa kanyang hawak. Ang gawin na lamang natin ngayon, protektahan ang bagay na ito. Kung susumahin, mga masasama din ang ganong uri ng mga aswang. Hinala ko, hawak ito ng mga abwak. At dahil ang kanilang mga ninuno may kaugnayan sa mga amaranhig, gumawa sila ng paraan at ritual para mapalabas ang mga timawang amaranhig na ito, para tulungan sila na makuha ang bagay na kanilang pinagkakaingatan. Tama ka, tataan ito. Wala tayo sa lugar para magdesisyon sa bagay na ito, dahil ang ating trabaho, bantayan ang bagay na ito at protektahan. Pagkalabas nila, agad na dumiritso ang dalawa doon sa may kakahuyan na nasa harapan ng gate ng bahay, kung saan malimit na makikita ang mga amaranhig tuwing alas 6 ng hapon. Pagdating doon, nagulat si Naupong at itong si Tata Anito sa kanilang nakitang marka doon sa tatlong mga puno ng kahoy. Sinuyod itong mabuti ng matanda at pagkatapos, wika nitong si Tata Anito. Isa itong sumpa. Ayon sa mga nakalagay dito, lahat ng mga tumira sa bahay ni Don Vicente ay mamamatay. Isa itong malakas na sumpa na kaalaman pa ng mga amaranhig nung unang mga panahon. Wika naman itong si Upong. Tataan ito, alam ko ang mga orasyon na makakawasak sa ginawang ito ng mga aswang. Kaya napalingon ang matanda kay Upong. Alam ni Tata Anito, matagal nang sumasama-sama itong si Upong sa kanyang ama. Ngunit hindi nito inaasahan na malakas din pala ang mga kaalaman ng binata. Hindi ordinaryo o pangkaraniwan ang mga kaalaman sa mga orasyon para sa mga ganitong uri ng sumpa. Wika ng matanda. Ganun ba, Upong? Abay, sige nga, wasakin mo na ito ngayon din. Kaya pala ganon kalakas na magpapakita ang mga ito at magpaparamdam sa atin, dahil namarkahan na pala tayo. Baka kung mayroong nang nangyayaring masama sa pamilya ni Don Vicente, kaya kailangan natin na mawasak agad ito, Upong. Ilang sandali pa, may kinuhang panyo itong si Upong. Kulay pula ang tilang ito. Dinasalan niya ito at nilagyan ng mga orasyon na mga pangwasak. Matapos niyang magawa iyon, itinapal agad ni Upong ang tila na kulay pula doon sa ginawang sumpa ng mga amaranhig. Nakita ni Tata Anito na biglang nanginginig ang katawan nitong si Upong at pinagpawisan ito ng malapot. Ngunit buong lakas na nilalabanan ni Upong ang pwersang tumutulak sa kanya. Wika ni Tata Anito, "Upong, okay ka lamang ba?" At pagkatapos, mabilis nang nag-uusal ang matanda ng mga orasyon na bakod para matulungan itong si Upong. Ilang sandali pa, biglang napayoko itong si Upong at nabitiwan ang hawak nitong tila. Pagbagsak nito sa lupa, agad itong nagliyab. Ngunit pagsilay ni Tata Anito doon sa sumpang nasa mga puno ng kahoy,
naglaho na ang mga ito at tanging naiwang bakas ay ang mga parang nasusunog na mga balat ng puno. Wikang muli nitong si Upong. Nawasak ko na ang pinakapunong sumpa ng mga ito, kaya nawasak na din ang iba pa. Malakas nga ang sumpang ginawa nila at mukhang may mga ganito pa rin sa paligid ng bahay. Kaya agad na kumilos ang dalawa. Sinuyod nila ang buong kapaligiran ng bahay nitong si Don Vicente. Makalipas ang ilang mga minuto, may mga nakita pa ang mga ito doon na mga marka sa ilang mga puno ng kahoy at doon mismo sa gitnang bahay na gawa sa kahoy. Matapos na malinis nila ang mga ito, may mga inilagay din ang dalawa na mga malalakas na mga pangontrang orasyon para hindi na muling makapaglagay ang mga ito ng anumang sumpa. Ngunit kahit na lahat ng mga sumpang na imarka sa mga puno ng kahoy nawasak na nila, may mga naramdaman pang kakaiba ang dalawa. Kaya nagpalingon-ingon sila sa buong paligid ng kakahuyan. Kasikatan pa ng araw, ngunit nagpaparamdam na ang mga aswang sa kanila. Ilang sandali lamang, biglang may nakitang dalawang katao, sina Upong at Tata Anito. Mabilis na naglalakad ang mga ito doon sa kakahuyan. Ngunit nang makalagpas ang mga ito doon sa mga puno ng kahoy, habang dumadaan sa likod sa mga ito, nagiging tatlo, apat hanggang lima ang mga ito. At sa isang iglap, agad nang nakakalapit ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Agad na hinawakan nitong si Upong ang kanyang punyal na gawa sa buntot pagi. Wika agad nung isang matanda sa kanila, "Baguhan kayo dito sa lugar. Alam namin na may mga tangan kayo. Huwag na kayong makialam pa. Kung ayaw ninyong madamay, papatayin namin ang lahat ng membro ng pamilya ni Don Vicente isa-isa." Buong tapang naman na hinarap ang mga ito ni Tata Anito. Wika ng matanda, "Nako, mukhang hindi namin ito mapapayagan. Nandirito kami para protektahan ang pamilya ni Don Vicente. Kung ganon, wala na kaming magagawa pa. Kasama na kayong dalawa sa aming papatayin." Sabad naman itong si Upong na sa mga pagkakataon na iyon, nahugot na ang punyal sa kanyang tagiliran. "Huwag mo kaming maliitin, Amaranig. Dahil hindi kami mahihina at hindi kami takot sa inyo." Pagkatapos sa pagsalitang iyon nitong si Upong, biglang itinarak nito ang kanyang hawak na punyal sa lupa habang nagbanggit ng mga banyagang salita. Pagkatapos, mayroong parang sumabog sa buong paligid. Nabiyak din ang mga lupa. Nakatalon agad ang apat sa mga Amaranhig, ngunit ang isa, hindi na nito nagawang makalayo pa. Tinamaan na ito ng orasyon ni Upong. Agad itong nabuwal sa lupa habang namimilipit ito sa sobrang sakit. Hirap itong makagalaw, namamanhid ang buong katawan. Wika nitong si Upong, "Isang babala ang aking ginawa. Kung ayaw ninyong tumigil, papatayin ko kayong lahat sa susunod na pagkakataon." Matalim lamang na tumitig ang apat kay Upong. Parang nagulat din ang mga ito sa ipinakitang lakas nitong si Upong. Sagot naman nung isang matanda, "Pagbayaran mo ito ng iyong buhay." At pagkatapos, mabilis na tinulungan nila ang isang kasamahang nakabulagta. Mabilis nang tumakbo ang mga ito doon sa kakahuyan hanggang sa maglaho na ang mga ito sa kanilang paningin. Wika nitong si Tata Anito, "Mamayang gabi, Upong. Mukhang mahaba ang ating gabi. Batid kong muling babalik ang mga ito at pipilitin na makuha nila ang kanilang pakay." "Iyan din ang aking iniisip, Tata Anito.
kailangan natin na paghandaan ang kanilang pagbabalik mamayang gabi. Hinugot ni Upong ang kanyang nakatarak na punyal doon sa lupa. At nang mabunot ito ni Upong, biglang may kumawala na isang napakatinis na tunog. Napatitig itong si Tata Anito kay Upong. Hindi makapaniwala ang matanda na mas malakas na sa kanya ang anak ng kanyang kaibigan. Kakaibang lakas ang kanyang naramdaman sa pwersa nitong si Upong. Kinagabihan, humanda na ang grupo nila ni Upong. Sa tingin kasi nila ni Tata Anito, muling babalik talaga ang mga aswang na iyon sa gabing ito. At ilang sandali pa, doon na sila nakapwisto sa baba. Isinara na lamang nila ng mabuti ang mga pintuan at mga bintana ng bahay. Ngunit lumipas ang mga oras, pagsapit ng hating gabi, wala pa rin silang naramdaman o nakikita ang mga aswang. Kinabukasan, nag-uusap sina Upong at itong si Tata Anito. Nagtataka kasi ang mga ito kung bakit hindi nagpapakita ang mga aswang kagabi. Ang hinala ni Tata Anito, may pinaplano ang mga ito. Imposibleng tuluyang umalis na ang mga iyon sa kagubatan na ito. Sa araw naman na iyon, plano nila ni Upong na gagawa ito ng mga patibong para sa mga aswang. Nagpasama ito sa kanyang pinsan at itong si Alvin para makapanguha ng mga bagakay na kawayan. Habang sinatataan ito naman ang bahalang magbabantay doon sa bahay, ayaw nitong si Alvin. Doon sa kabilang bahagi ng sapa, may mga taniman doon na mga bagakay na kawayan. Kaya sa kasalukuyan, naglalakad na ang mga ito doon sa kakahuyan hanggang sa makatawid na ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng sapa. Pagdating ng mga ito doon sa lugar, agad nilang nasilayan ang kanilang hinahanap. Wala nang sinayang na oras si Upong. Agad na kumuha na ang mga ito ng ilan sa mga bagakay na kawayan. At makalipas ang ilang mga minuto, matapos na makakuha ang tatlo, wika nitong si Upong na kailangan na nilang makabalik agad doon sa bahay. Pakiramdam kasi niya, parang may mga matang nanonood sa kanila. Hindi din kasi pwedeng magpabaya dahil ang mga amaranhig at mga abwak walang ipinagbago ng lakas ng mga ito araw man o gabi, lalo na nasa kagubatan sila kung saan hindi masyadong nasisilayan ng araw. Habang papatawid na sila doon sa may ilog, agad nang napansin itong si Upong ang anim na mga katao na nasa batuhan doon sa gilid ng ilog. Alam agad nitong si Upong na mga amaranhig ang mga nagpapakita sa kanya base pa rin sa kanilang kasuotan. Ngunit tanging itong si Upong ang nakakita doon sa mga nilalang. Wika agad nitong si Upong sa kanyang dalawang kasama. Huminto muna kayo, Ricky, Alvin. Kaya nagtataka ang dalawa dahil paparating na sila doon sa dulo ng sapa. Saka may dala pa silang mga kawayan. Tanong nitong si Ricky, bakit insan Upong, may nakakalimutan ba tayo? Ang sagot naman nitong si Upong na napakaseryoso na ng hitsura, dahan-dahan ninyong ilapag ang mga dala ninyong kawayan. May titingnan lamang ako. Kaya sinunod naman ito agad ng dalawa. Pagkatapos, mabilis nang nag-usal si Upong ng mga orasyon habang naglalakad na ito papunta sa kanyang dalawang kasama. At pagkatapos, mabilis na inihipan ito ang ulo ng dalawa at may kinuha itong langis. Pagkatapos, ipinahid ang laman nito sa mga mata nila ni Alvin at Ricky. Matapos na magawa iyon ni Upong, wika niya sa kanyang mga kasama, huwag kayong gumawa ng ingay at huwag na huwag kayong matatakot. Tingnan ninyo doon sa batuhan sa kaliwang bahagi. Kaya pasimpleng lumingon ang dalawa at gulat na gulat ang mga ito nang makita nila ang mga aswang na amaranhig. Wika uli ni Upong, sumunod kayo sa akin at tandaan ninyo ito, huwag na huwag kayong lumingon.
sumunod kayo sa akin at bitbitin niyong muli ang inyong mga dala. Pagkatapos noon, biglang umindak itong si Upong ng 3 beses. Matapos na magawa niya iyon, mabilis nang naglalakad ang mga ito pabalik na doon sa kanilang bahay na binabantayan. Sa ginawa ni Upong, hindi na sila nakikita pa ng mga aswang. Malakas ang ginawang sabulag na iyon ni Upong, kaya biglang nagkagulo ang mga amaranhig at agad na hinahanap sila nang hindi na nila makita sina Upong doon sa kakahuyan. Mabilis nang dumiritso ang mga ito doon sa bahay nila ni Don Vicente. Ngayong araw na kasi ang plano nilang pag-atake sa lahat ng mga nakatira sa bahay na iyon at sa pilitan na kunin ang kanilang pakay. Samantalang sina Upong, pagkarating ng mga ito doon sa bahay, saktong nawala na din ang bisa ng kanyang ginawang sabulag. Dito na mabilis na humanda ang mga ito. Sinabi din agad nitong si Upong kay Tata Anito na may mga aswang sa paligid, kaya ilang sandali lamang mabilis nang kumilos ang mga ito. Agad nilang ginawang sibat ang mga bagakay na kawayan. Hindi na naituloy ang balak nilang paggawa ng mga patibong. Wala nang oras dahil nakikita na nila ang mga uwak na nagpalipad-lipad sa paligid ng bahay. Wika nitong si Tata Anito, "Mukhang nandito na sila, Upong. Marami ang kanilang bilang, mga abwak at mga amaranhig. Dito na tayo lahat sa baba. Kung magpumilit na makapasok man ang mga ito, kailangan natin na magsama-sama dito sa unang palapag." Inihanda na agad ng mga ito ang kanilang mga dalang mga armas. Nasa gilid sila doon sa kwartong kinalalagyan ng mga koleksyon ni Don Vicente. Bit-bit ng mga ito ang kanilang mga armas habang sina Upong at Tata Anito nanatiling nakasilip ang dalawa doon sa labas. Kita nila ang mga uwak na patuloy na umaaligid hanggang nakita nila ang mahigit sa 10 mga amaranhig na mabilis na pumasok doon sa bakuran ng bahay. Mabilis na nagtalunan ang mga ito habang may narinig silang mga kalabog sa bubong, pati na rin sa pintuan at bintana. Mabilis nang bumalik sina Upong at Tata Anito doon sa gilid ng kwarto, doon sa kanilang mga kasama. Bitbit nitong si Upong ang kanyang 2 punyal habang binakuko naman ang hawak nitong si Tata Anito. Mga sibat at itak naman ang dala ng kanilang mga kasama. Muling wika nitong si Tata Anito, "Upong, nawasak na nila ang ating mga inilagay na mga pangunta." "Oh, Tata Anito, wala na tayong mapagpipilian pa, kundi labanan natin ngayon ang lahat ng mga ito." Nanatiling nakiramdam ang mga ito hanggang sa makarinig na naman ng mga kalabog, at sa pagkakataon na ito, mga kalabog na nasa loob na ng bahay, batid nilang ang ilan sa mga ito ay nakapasok na sa loob ng bahay. Ilang sandali lamang, mas lalong nanginginig na sa takot ang mag-asawang Mang Ando. Kitang-kita na nila kasi ang pagmumukha ng mga aswang na dahan-dahan nang bumaba ng hagdan habang titig ng titig sa kanila. Galing ang mga ito doon sa 2 palapag. 11 ang bilang ng mga ito habang nasira na din ang pintuan sa harap at pumasok na din doon sa pintuan ang 8 mga abwak. Wikang muli nitong si Tata Anito, "Mukhang mapapalaban tayo sa mga ito ngayon, Upong." "Tata Anito, uubusin ko ngayon ang lahat ng mga ito. Pagsisihan nila ang kanilang kapangasan." Paglingon ng matanda, kita niyang namumula ang isang mata nitong si Upong. Namangha itong si Tata Anito. Iisa lamang kasi ang ibig sabihin nito. Hawak ni Upong ang mutya ng haring tikbalang. Natandaan pa niya ito matagal ng panahon ang nakaraan. Hinahanap ng ama nitong si Upong noong nabubuhay pa ang mutyang ito.
na pagtanto na ni Tata Anito kung bakit gano'n na lamang kalakas ang kanyang naramdaman na pwersa galing kay Upong. Huwi ka agad nung isang aswang. Huling babala ko ito sa inyo. Hayaan nyo na kaming makuha ang aming pakay. Hahayaan namin kayong mabuhay bilang kabayaran. Sagot naman itong si Upong. Sa tingin ko, kami ang mayroong karapatan na magsabi sa inyo sa mga bagay na iyan. Umalis na kayo. Dahil kung hindi, uubusin ko ngayon kayong lahat. Sa narinig ng mga aswang, biglang umaangil ang mga ito at galit na galit, nagsimulang tumalo na. Agad din na bumuka-buka ang bibig ng dalawang matandang amaranig. Ngunit bago pa matapos ng mga aswang ang kanilang mga ginawang orasyon, inunahan na ito ni Upong. Itinarak niya ang dalawang punyal sa sahig habang sumigaw ng apat na mga banyagang salita. Matapos na magawa iyon ni Upong, biglang mayroong pwersang kumuwala sa buong paligid ng kalubluuban ng bahay. Naramdaman din nilang parang umiinog ang paligid. Sigaw agad nitong si Upong, "Ngayon na, Tataan nito. Patayin na natin ang mga ito." Habang mabilis nang pinagsasaksak ang mga aswang na pansamantalang hindi makakilos dahil sa kanyang ginawang malakas na orasyon na pangpako, tumulong na din ang mga kasamahan nila. Pinagtataga nila at pinagsisibat ang mga natigilan na mga aswang. Nang bumalik na ang wisyo ng mga ito, tanging mga angil na lamang ang kanilang mga narinig galing sa mga aswang habang bumulagta ang mga ito isa-isa. Bawat maabot ni Upong at matamaan ng sibat ng kanyang mga kasama, agad na bubulagta ang mga ito sa sahig, mangingisay at uusok ang buong katawan. Hindi inaasahan iyon ng mga aswang, kaya mabilis na natapos ang kanilang mga buhay. Ang iilan sa mga abwak, nagtangkang makalabas pa sana ito ng bahay. Nag-anyong mga uwak ang mga ito. Ngunit mabilis na hinabol ito ni Upong at tinuluyan. Makalipas lamang ang isang oras na bakbakan, tumahimik na ang buong paligid. Ang mga naiwan doon ay ang mga nasirang bintana, bubong at pintuan. Nandoon din ang mga bangkay ng mga aswang na patuloy na umuusok ang kanilang mga katawan. Itong si Tata Anito, napatitig pa rin ito kay Upong. Sobrang napahanga siya sa kakayahan ng anak ng kanyang kaibigan, itong si Upong. Makalipas ang ilang minuto, sinunog nila ang katawan ng mga aswang. At simula sa araw na iyon, wala nang nagpaparamdam pa sa kanila at nagpapakitang mga aswang. Itinawag nila ni Mang Ando kay Don Vicente ang mga nagaganap doon sa kanyang bahay bakasyonan. Sobrang natutuwa ang matanda nang mapag-alaman ito na natalo nila ni Upong ang mga aswang na namimiste doon sa kanyang bahay. Nagpadala agad ito ng mga karpinterong magkukumpuni sa mga nasira doon sa kanyang bahay. Mas nilakihan pa ng Don ang kanilang sasahurin. Hanggang nandoon itong si Upong sa bahay bakasyonan ni Don Vicente, walang makakalapit na mga aswang sa kanila dahil nagkaroon na ng takot ang mga ito sa sobrang bangis nitong si Upong. Binata pa itong si Upong, lagi na itong sumasama sa kanyang tiyuhin sa pangunguha ng mga bagong agimat at sa pag-aaral ng mga orasyon. Isang albularyo kasi ang tiyuhin nito na si Bulanday. Natuturuan din siya nito sa tamang paggamit ng mga buhay na salita, dasal at mga orasyon, pati na sa tamang pagpapakain ng dasal sa mga bagong agimat. Ngunit nang makapag-asawa na itong si Upong, dahil ang lugar ng kanyang napapangasawa galing sa Bukirin ng Awang, kaya lumipat na ang mga ito at doon na tumira sa Bukirin.
may isang bahay ang katabi sa bahay ng mga magulang nitong si Hilin. Doon pansamantalang nakitira muna ang mag-asawang Upong at Hilin habang nagpaplano pa ang mga ito na magpapatayo ng bagong bahay. Kasama nila sa bahay na iyon ang kanyang kapatid na si Clarita at ang asawa nito na si Fillmore. Doon naman sa bahay ng mga magulang nitong si Hilin, kasama din ito ang nakakabatang kapatid at dahil bukirin, tipikal na sa mga taong nakatira ang pamumuhay sa pagtatanim ng mga palay, mais at iba't ibang klase ng mga gulay. Tanging ang pamilya nila ang nakatira sa gilid ng palayan na iyon. Ang ibang mga kabahayan kasi nasa lupa ito, medyo mababa ng kaunti sa kanilang kinaroroonan. Kararating pa lamang itong si Upong sa lugar na iyon, binalaan na ito ni Manong Alfonso ang ama ni Hilin. Sa unahan kasi ng kanilang bahay, may isang bahay pa ang nakatayo doon. Kulang-kulang 300 metro din ang layo nito galing sa bahay nila. Kaibigan ito ni Manong Alfonso, ngunit nag-iingat sila sa pamilyang ito. Maayos ang kanilang pakikitungo dahil may mga balita na lahi ang mga ito ng mga aswang. Ngunit ni minsan, wala pa namang naiulat na may inaatake ng aswang doon sa kanilang lugar. May mga kakaibang napapansin naman itong si Manong Alfonso sa pamilyang ito. Tulad ng minsan, nakikita niya ang mag-asawa na naglalakad doon sa gilid ng palayan sa madaling araw. Hindi lamang isang beses na nakita ni Manong Alfonso ang mga iyon, makailang beses na din. At ang isa pa, may mga naririnig na din silang mga kakaibang boses ng mga ibon tuwing hating gabi. Ngunit pinabayaan na lamang nila ang mga iyon dahil nga hindi naman nakapirwisyo ang mga ito sa kanila at mabait din ang pakikitungo nito sa kanila at sa iba pang mga naninirahan doon sa lugar. Ngunit may ilan sa mga nakatira doon sa lupa na nagsasabi na nakita nila ang lalaki sa pamilyang ito na si Manong Udo na napakabilis na tumakbo doon sa gilid ng sapa isang gabi. Nakakapanindig balahibo din ang hitsura nito at sa sobrang bilis agad itong naglaho doon sa mga kakahuyan. Hindi din sila pwedeng magkamali. Si Manong Udo talaga ang isang iyon. Kinabukasan, isa sa mga nakatira doon ang namatayan ng 2 kambing. Kaya dito na kumalat ang balita na mga aswang nga ang mga ito. Habang papunta ng ilog itong si Upong para mag-igib ng tubig, nakakasalubong niya itong si Manong Udo at ang anak nitong lalaki. Pagkakita pa lamang ng mga ito sa kanya, agad na napatigil ang mga ito sa paglalakad at titig ng titig ang mga ito kay Upong. Binati ito ni Upong. "Magandang hapon po sa inyo, Manong." Sagot naman ng matanda, "Magandang hapon din sa iyo." At habang patuloy na naglalakad itong si Upong, nakatitig pa rin ang mga ito sa kanya. Ang dahilan, naramdaman ng 2 ang karga nitong si Upong. Mula noon, mailap na ang mga ito kay Upong. Sa tuwing makakasalubong niya ang mga ito, agad na mag-iiba ang mga ito ng daan. Lumipas ang mga linggo, 4 na ang ipinagbubuntis nitong si Hilin. Mas nagiging alerto na palagi itong si Upong. Alam niya kasing kapitbahay nila ang mga aswang at alam ni Upong na masarap sa mga aswang na pagkain ang mga sanggol sa sinapupunan at napakabango ito para sa kanila. Ilang gabi na kasing may mga naririnig itong si Upong na mga huni ng kakaibang mga ibon. Sinabi na niya ito kay Manong Alfonso. Kaya kinausap ni Manong Alfonso ang kaibigan si Manong Udo. "Udo, magkakapitbahay tayo, hindi ba?"
Siguro naman, walang traitoran. Tumitig itong si Manong Udo sa mga mata nitong si Manong Alfonso at ang sagot naman ito, "Pinagdududahan mo ba ako, Alfonso? Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ng nasa isip mo." Simula noon, parang nagkaroon na ng pagitan ang pagkakaibigan ng mga ito. Hindi na din masyadong nakipag-usap itong si Manong Alfonso kay Manong Udo. Isang gabi, pagod na pagod itong si Upong sa maghapong trabaho sa kanilang bukirin. Agad itong nakatulog. Ganon din ang asawa ng kapatid ni Helen. Maagang nakatulog ang mga ito. Habang papahiga na sana itong si Helen, may narinig itong parang mga palahaw sa dingding ng kanilang bahay. Napatigil itong si Helen at pinakinggan niyang mabuti ang kanyang narinig. Naririnig na niya ng mabuti at parang tinatawag ang kanyang pangalan. Kaya mas lumapit pa itong si Helen doon sa kanilang dingding. At dito na nga niya rinig na rinig ang pagtawag ng nilalang na nasa labas. "Helen! Helen! Helen!" Tatlong beses na binigkas iyon ng nilalang. Sa takot, mabilis nang napatakbo itong si Helen at ginising agad ang kanyang asawang si Upong. Napaiyak pa nga itong si Helen sa takot. Nang magising itong si Upong, agad na sinabi na nito sa kanyang asawa ang kanyang mga narinig sa labas. Napabalikwas ng bangon itong si Upong. Matagal na siyang mahinala tungkol sa pamilya ni Manong Udo na siyang laging umaaligid sa kanilang bahay tuwing gabi. Wika agad dito na nangangalit na ang mga bagang dahil sa galit. "Dito ka lamang, Helen. Sinagad na ng mga ito ang aking pasensya." Kinuha nitong si Upong ang kanyang punyal at pagkatapos lumabas ito doon sa pintuan sa may kusina. Pagkalabas nitong si Upong, sabay naman na may mga nagtatakbuhan na mga nilalang palayo. Rinig niya ang mga yapak ng mga ito. Kaya umarangkada na din ng takbo itong si Upong at nag-uusal na ng mga orasyon. Ilang sandali pa ang nakalipas, napatigil itong si Upong nang makakita ng isang tao na napasandal doon sa puno ng kanilang langka. Nang makalapit na itong si Upong, wika nito agad nang makikilala ang nilalang na iyon. "Manong Udo, talaga bang wala ng respetuhan? Tigilan na ninyo ang aking asawa. Dahil sa susunod, papatayin ko na kayong lahat." Habang ipinakita ni Upong ang kanyang hawak na punyal, naghabol ng hininga itong si Manong Udo. Siya kasi ang tinamaan ng ginawang tikalbo nitong si Upong. Mas malapit kasi siya kanina kay Upong. Ilang gabi na din na nagmanman ang matanda sa paligid, lalo na sa paligid ng bahay nila ni Upong. Ilang linggo na din kasi na may naramdaman siyang kakaibang mga presensya. Ang hinala ng matanda, may mga tiktik ang umaaligid sa bahay nila ni Upong. Gusto niyang maibalik ang tiwala ng mga ito sa kanya. Kaya kahit na kapwa mga aswang, kakalabanin nila ito. Ngunit nagkataon na siya pa ang nahuli nitong si Upong. Gusto sanang magpapaliwanag nitong si Manong Udo. Ngunit naglalakad na itong si Upong pabalik doon sa kanilang bahay. Galit na galit ito at piniling iniwan na kagad si Manong Udo. Baka pa kasi mapatay niya ito. Simula noon, ilang gabi na din na natahimik ang gabi nila ni Upong. Wala na siyang naramdaman na anumang kakaibang mga presensya. Ngunit ng kabuwanan na nitong si Helen, araw ng Sabado, alas 9 pa lamang ng gabi, may mga nagpaparamdam na sa kanila. Kaya itong si Upong, mabilis na itong kumilos. May mga sinunog itong mga pangontra at ibinudbud sa buong paligid. May kinuha din itong 3 piraso ng bunga at ibinaon niya ito sa gitna ng kanilang bahay. Pagkatapos, wika nito sa kanyang hipag,
Brad Fillmore, may mga kakaibang nilalang ang nasa paligid. Kailangan kong mapatay na ang mga ito para hindi na muling manggagambala pa kay Hilin. Pakibantayan mo si Hilin doon na kayo sa loob ng kwarto. Napatitig itong si Fillmore sa kanya dahil alam na din ito na si Manong Udo ang mga aswang na umaaligid sa kanila. Hindi ito makapaniwala na patayin na ang mga ito ni Upong. Sagot naman ito, "Upong, papatayin mo ang pamilya ni Manong Udo." "Wala na akong magagawa pa, Fillmore. Kung hindi ko ito gagawin, maaaring mamamatay din ang aking mag-ina." Pumasok na lamang itong si Fillmore sa loob. Sa tingin niya kasi, desidido na itong si Upong sa kanyang desisyon. Ilang sandali pa ang nakalipas, may narinig ng mga huni ng ibon itong si Upong doon sa mga kakahuyan na nasa likod ng kanilang bahay. Wika nitong si Upong, "Mga demonyo kayo, binalaan ko na kayo, walang sisihan." Pagkatapos, mabilis nang tumakbo itong si Upong, hawak ang isang punyal at nag-usal na ito ng mga orasyon. Pagdating doon sa mga kakahuyan, agad na nagbitiw ito ng malakas na orasyon. Lahat ng mga aswang na nag-anyong ibon, nahulog ang mga ito sa lupa. Namimilipit agad ang mga ito sa sakit at nagbalik na sa anyong aswang. Lima ang nakikita ni Upong. Umaangil ang mga ito at pilit na tumatayo. Ngunit wala sa mga ito si Manong Udo. Naguguluhan itong si Upong. Hindi na niya iniisip pa ang mga bagay na iyon. Ang importante ngayon, mapatay na niya ang mga ito. Mabilis nang tumakmong muli itong si Upong, wika niya sa mga aswang, "Ang akala ba ninyo na magtatagumpay kayo sa inyong mga binabalak?" Agad niyang inaatake ang isa. Nang tamaan ito ni Upong, agad itong umaangil ng napakalakas na parang angil ng baboy na kinatay. Umuusok ang katawan nito at bumulagta. Binawian na agad ito ng buhay. Nagpulasan din agad ang iba pang mga aswang. Dalawa sa mga ito ang nag-usal ng mga orasyon at may isa pa ang mabilis na kumilos at kinalmot itong si Upong. Ngunit kahit na makailang beses niyang tinamaan itong si Upong, kahit galos ay wala. Pati mga orasyon ng mga ito ay bumabalik lamang sa kanila ang epekto ng kanilang mga ginagawa. Muling wika nitong si Upong, "Hindi ninyo ako kilala. Hindi niyo ako kaya." Patay na naman ang isang aswang nang matamaan ito ni Upong. Sumunod pa ang isa. Ngunit medyo nakakalayo na ang dalawa sa mga ito. Akmang sundan na sana ito ni Upong. Ngunit mayroong apat pang mga nilalang ang umigpaw galing doon sa mga damuhan at inatake ang dalawang mga papalayong mga aswang. 5 minuto lamang ang lumipas na patay na ng apat na mga nilalang ang dalawang mga aswang. Sobrang nagtataka itong si Upong. Katanungan ngayon sa kanyang isip kung sino ang isa pang grupo ng mga aswang na tumulong sa kanya. Nang makita niyang papunta na sa kanya ang apat na mga aswang, agad na humanda itong si Upong. Nang makalapit na ang mga ito, nakikilala na niya kung sino ang mga ito. Sina Manong Udo, kasama ang kanyang asawa at 2 mga anak. Wika agad ng matanda sa kanya, "Upong, hindi ako kalaban ng tulad ng nasa isip mo. Hindi lahat ng mga demonyo ay kasamaan na ang pinaggagawa. Matagal ko na din na minanmanan ang mga ito. Mga tiktik na galing sa kabilang mga lugar. Gusto ko lamang na makatulong. Hindi ako traitor at malaki ang respeto ko sa inyo." Napatulala itong si Upong sa kanyang narinig, sa kanyang isip. Kung ganoon, nung nahuli niya si Manong Udo isang gabi, maaring nagmanman ito sa mga tiktik. Bago pa makapagsalita itong si Upong at makapagpasalamat at makahingi na rin ng tawad, naglalakad na
sina Manong Udo pabalik doon sa kanilang bahay. Hindi na dinetalye pa ni Upong ang mga sumunod na mga pangyayari, mga idol. Basta ang sabi nito, dito, simula noon, maayos nang muli ang kanilang samahan kay Manong Udo. Pati nga sina Manong Alfonso, nagkabati na din ang dalawa at nagiging matalik ng magkaibigan muli. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa lugar ng sindangan, nakatira ang pamilya nitong si Manong John at Manang Linlin. Biniyayaan sila ng dalawang anak, ang panganay na si Lulu at ang nakakabatang kapatid na si Isabelita. Normal at tahimik lamang ang buhay ng pamilya nila. Pagsasaka, pagtatanim ng mga gulay at prutas, pag-aalaga ng mga hayop ang kanilang ikinabubuhay. Ang kubo nila ni Manong John, nakatayo ito sa gilid ng ilog. Dahil sa ilog din sila kumukuha ng pang-ulam. Ilang metro lamang ang layo, may isang kubo din ang nandoon. Nakatira dito itong si Lolo Isyot. Nag-iisa na ito sa buhay. Tanging pagtatanim din at pag-aalaga ng mga manok at kambing ang ikinabuhay nito. Minsan, nangingisda din ito sa ilog. Sa unahan naman sa kanila, makikita ang malawak na taniman ng palayan at doon sa dulo, nandoon ang maraming mga kabayan. Napaka-presko din ang lugar nila ni Manong John dahil sa mga naglalakihan na mga punong kahoy sa buong paligid. Maraming mga tanim din na mga saging ang mga ito. Sa bawat araw na nagdaan, tanging iginugugol nila ang kanilang buhay sa kanilang taniman ng mga gulay at prutas. Tuwing alas 8 ng umaga, aalis na sina Manong John at Isabelita para puntahan ang kanilang taniman doon sa unahan ng kanilang bahay. Habang sina Manang Linlin at itong si Lulo ang mag-aasikaso sa kanilang mga alagang hayop na manok, kambing at kabibe, maghanda din ang dalawa ng makakain nila ni Manong John. Habang itong si Lulo Isyot, abalan din ito sa kanyang taniman ng mga mais. Ang lugar ng sindangan, nababalot din ito ng mga nakakatakot na pangyayari dahil maraming mga naninirahan sa lugar na ito na mga engkanto, lamang lupa, mga ligaw na espiritu at pati mga aswang. Naninirahan ang mga ito kasama ng mga tao. Kaya may mga sumusulpot sa lugar na ito na mga albularyo para labanan ang mga kampon ng kadiliman. Kahit saan na magpunta ang mga tao sa lugar ng sindangan, laging may dalang armas ang mga ito, tulad ng itak na gawa sa tanso, mga medalyon at mga habak na gawa sa bala ng baril. Panlaban ito sa mga masasamang engkanto at mga masasamang espiritu. Ngunit mas takot sila sa mga aswang sa lugar na ito. Dahil nitong mga nakaraang linggo lamang, hindi na mga alagang hayop ang punterya ng mga kampo ng kadiliman. Dahil may isa nang naiulat na inatake ng mga aswang, galing ito sa panguha ng tuba. Wakwak ang katawan at wala na ang mga lamang loob nito. At nitong nakaraang dalawang araw lamang, ang pari nila sa kanilang lugar, natagpo ang patay ito sa kanilang maliit na kumbinto. Palaisipan sa kanila kung sino ang may gawa. Pinaimbestigahan na din ang dalawa nitong kasamang sakristan na kasama ng pare sa gabing iyon. Pero ang isa sa ikinabahala ng mga tao dito sa lugar kung bakit wakwak ang katawan ng dibdib ng pare at nawawala na ang puso nito.
kaya kumalat agad ang balitang inatake nga ito ng aswang. Ang mag-asawang sina Manong John at Manang Linlin, pinagsabihan na ang mga anak na huwag basta-bastang lalabas ng bahay at lumayo na hindi sila kasama. Itong si Manong John, tuwing pupunta ito ng bukid, talagang laging isinama nito ang batang si Isabelita. Dahil simula nang marunong na itong magsalita, may mga pinagsasabi ang bata na sobrang nahihiwagaan itong si Manong John, lalo na kapag mayroong nawawalang gamit. Matuntun agad ito ng bata kung nasaan. Isang bisis pa nga nang mayroong humarang sa kanilang isang asong ulol at galit na galit, may mga sinambit lamang ang 7 taong gulang na sa Isabelita. At sa ilang sandali lamang, nagkukumahog na tumakbo ang aso papalayo. Kaya sa tingin nitong si Manong John, hindi ordinaryong bata ang kanyang anak. Mayroong taglay ito na kakayahan at bigay ito ng Panginoon. Kahit na sa kanilang taniman ng mga gulay at prutas, may mga sinasabi ang bata na may nakikita itong mga engkanto at lamang lupa doon sa mga puno ng kahoy at doon sa mga batuhan. Kaya simula noon, iniiwasan na niyang mapunta doon sa mga kakahoyan at doon sa mga batuhan. Ayon pa nga nitong si Lolo Isyot na itong si Isabelita ay bigay ng Panginoon sa kanilang lugar para iligtas sila sa mga kampo ng kadiliman. Isang araw, araw ng Sabado, may bisita sina Manong John at Manang Linlin. Pinsan ito ni Manong John na nakatira doon sa dulo ng palayan. Iniimbita sila ng hapunan dahil kaarawan ng isa sa kanilang anak. Dahil nga minsan lang din sila na makapunta at makabisita doon sa bahay ng pinsan nitong si Manong John, pinaunlakan na ito ng mag-asawa. Alas 4 pa lamang ng hapon, naglalakad na ang mga ito sa gilid ng palayan papunta doon sa bahay ng pinsan nitong si Manong John. Siyempre, kasama ang 2 bata na sina Lolo at Isabelita. Pagdating nila doon, may ilang bisita na din ang naroroon. May mga nag-iinuman na sa labas, may mga nagsisindi na ng mga lampara at ang tinatawag na Petromax sa Bisaya na isang ilaw. May mga nagluluto na rin sa labas at loob ng bahay. Nang makita sila ng pinsan ni Manong John, pinaakyat agad sila at pinapapasok doon sa loob. May ilang bisita na din ang nandoon. Pansamantalang nag-uusap muna ang mga ito habang hinihintay ang hapunan. 3 bahay lamang ang magkakalapit sa lugar na ito. Ngunit sa di naman kalayuan, nandoon ang maraming mga kabayan. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang kumain na ang mga bisita at sa paglipas ng mga oras, nagsiuwian na din ang ilan sa mga ito. Ngunit nagsama-sama ang mga ito sa pag-uwi dahil nga gabi at baka aatakihin pa sila ng mga gumagalang mga aswang. Nasa unahan lang din naman ang bahay ng mga ito. Ang medyo may kalayuan naman, nagpasya na ipinagbukas na ang kanilang pag-uwi. Pero sina Manong John, kailangan nilang makauwi ngayong gabi dahil mayroon silang mga nakatukang gawin tuwing umaga. Kaya alas 8 pa lamang ng gabi, nagpaalam na ang mga ito sa pinsan nitong si Manong John. Binaybay na naman nila ang kahabaan ng gilid ng palayan, papauwi na sa kanila. Napakadilim ng paligid, napakadilim sa gitna ng palayan. Tanging maliit na lampara ang nagbigay ng liwanag sa kanilang daraanan. Nang makarating na ang mga ito sa dulo ng palayan, naglalakad na naman ang mga ito doon sa kakahuyan.
sa kabilang gilid naman, makikita ang mga maraming sagingan. Tahimik na naglalakad ang mga ito nang biglang may narinig itong si Manong John na parang angil galing doon sa likod ng kakahuyan. Kaya napatigil ito sa paglalakad at napatingin doon sa bandang pinanggagalingan nito. Nakaramdam agad ng pangamba itong si Manong John. Hindi pangkaraniwan ang angil na iyon. Bakit John? Bakit ka biglang napatigil? Ang tanong ng kanyang asawa. Psst! Huwag kayong maingay. May mga naririnig akong kakaibang angil. Tara na, bilisan na ninyo ang paglalakad. At muling tumalilis ang mga ito. Hindi galing sa isang hayop ang narinig na angil na iyon nitong si Manong John. Ang nasa kanyang isip ngayon, baka galing ito sa isang aswang. Ngunit nang makalabas na sila ng kakahuyan, tanaw na nila ang kanilang bahay. Ngunit sa kanilang paglalakad, may nakita silang bulto na parang sa isang tao ang nasa gilid ng sagingan. Napatitig sila nito at kinikilabutan. Napakapit na itong si Lulo sa kanyang ama. Hinawakan na rin itong si Manang Linlin ang kamay ng dalawang bata. Wika nitong si Manong John na huwag nilang pansinin ang nakikita nila para hindi sila matatakot. Ngunit nang dumaan na sila doon sa sagingan, napasulyap itong si Manang Linlin at parang sasabog ang kanyang ulo sa sobrang takot sa kanyang nakikita. Ang parang bulto ng tao na nasa gilid ng sagingan, nagmistula itong isang napakalaking paniki. Nakabuka ang mga pakpak nito at nakaharap sa kanila. Napahiyaw na itong si Manang Linlin at sa gulat, nahila nito ang asawang si John. Kaya nabuwal ang mga ito sa lupa. Pati nga itong si Lulo, natumba na rin ito dahil nakahawak sa kanyang kamay ang ina na si Linlin. Habang itong si Isabelita na natiling nakatayo ito at nakatitig sa kanilang nakikitang nilalang. Lalong napasigaw itong si Manang Linlin nang makitang gumagalaw na ang nilalang. Mabilis itong tumayo at hinila itong si Isabelita. Ngunit umigpaw na ang nilalang at papasugod na sa kanila. Nakatayo na din itong si Manong John at hinugot na ang nakasukbit na itak sa tagiliran. Pagkatapos, itinapon niya ang hawak na lampara sa papasugod na nilalang. Rinig nila ang angil at ang sumangasing nitong boses na parang galit na galit. Tinabig lamang nito ang lampara na itinapon nitong si Manong John. Ngunit nang makalapit na ito sa kanila, narinig ng mag-asawa na may sinasambit ng dalawang banyagang salita ang anak nilang si Isabelita. Pakiwari nila ni Manong John at Manang Linlin para isa itong salitang Latin. At nagulat ang mga ito nang biglang bumagsak sa lupa ang nilalang at nangingisay. Makalipas ang ilang segundo nang makabawi ito ng lakas, agad itong tumalon at umigpaw pa itaas. Rinig pa nila ang pagaspas ng mga pakpak nito papalayo habang umaangil. Hindi makapaniwala sina Manong John at Manang Linlin sa mga nangyari ngayong gabi. Unang bisis nila ito na may nakita at umaataking nilalang sa kanila. Kanina, nang makalapit ito sa kanila, kitang-kita ni Manang Linlin ang buong hitsura ng halimaw. Sobrang papangit at mayroong malalaking mga mata. Nakalabas ang mga pangil. May naamoy din sila galing sa nilalang na sobrang nakakasulasok. At ang isa sa kanilang ikinabigla, ang anak nilang si Isabelita. Parang walang bahid na takot sa mukha ng maamong bata.
at saan nanggaling ang mga salitang lumabas nito kanina na mga salitang Latin. At sa isip ng mag-asawa, iyon ang dahilan kung bakit bumagsak ang nilalang at kumaripas papalayo. Ano ba talaga ang taglay ng kanilang anak? Nang makapasok na sila ng loob ng kanilang bahay, sabi ni Manong John sa kanyang asawa na kakausapin niya muna ang anak na sa Isabelita. Kailangan na maliwanagan sila kung bakit ganito ang kanilang anak. Habang sinalulo at Manang Linlin, pumasok na ang dalawa sa kanilang kwarto. Sobrang napagod ang mga ito at hanggang ngayon nanginginig pa ang katawan ng mga ito ni Manang Linlin at Lolo. Doon sa sala, kinausap ni Manong John ang anak na si Isabelita kung bakit may mga alam ito sa salitang Latin at kung bakit hindi man lamang nakitaan ito ng takot. Simpleng sagot ng bata na hindi niya alam. Pusa na lamang na lumalabas sa kanyang bibig ang mga salitang iyon. At hindi daw siya natatakot sa mga kampon ng kadiliman dahil may kasakasama siyang isang anghel. Kaya lalong napatitig sa anak itong si Manong John. Napatitig ito sa mukha ng bata. May mga itatanong pa sana itong si Manong John. Ngunit nakita niyang parang kumikislap ang mga mata ng bata at mayroong naramdaman siya na dumamping palad sa kanyang batok na sobrang napakalamig. Nakaramdam siya ng sobrang kaba at takot. Mabilis niyang hinila ang anak at pumasok na din sila sa loob ng kwarto. Nakatulog na ang lahat pero hindi itong si Manong John. Iniisip pa niya ang mga nangyari sa kanila at ang anak na sa Isabelita. Kinabukasan, sinabi nila agad kay Lolo Isyot ang tungkol sa nilalang na maaring isang itong aswang na umaatake sa kanila. Ang sagot naman ng matanda na ilang beses na din niyang naramdaman ang nilalang na iyon na umaligid sa kanilang bahay. Kaya kailangan nilang mag-ingat dahil mukhang sila ang kursonada ng mga aswang na ito. John, alagaan mo ang anak mong si Isabelita dahil siya ang magliligtas sa atin. Maniwala ka sa akin. Bigay siya ng Panginoon at nagtataglay ito ng kakaibang kapangyarihan. Ilang beses na akong nagamot ng anak mo. Ngayon ko lamang sinasabi ito sa iyo. May kakayahan din ang anak mo sa panggagamot. Napaisip na lamang itong si Manong John sa mga sinasabi ni Lolo Isyot. Kung totoo man ang mga sinasabi ng matanda, dapat nga nabantayan niya ito. Dahil kung may mga kaalaman man ang anak na sa Isabelita, maaaring puntirya din ito ng mga masasamang nilalang, lalo na sa mga barangan. Kinahapunan, pumunta sa gubat itong si Manong John para maghanap ng makukunan ng bagakay na kawayan. Ayaw niyang mangyari uli ang nangyari sa kanila kagabi. Baka sa susunod, mapahamak na sila. Kailangan niya ng malakas na armas na maaaring pumatay sa mga aswang. Lumipas din ang ilang minuto pero wala pang nakita itong si Manong John. Kaya nagpasya na ito na doon na sa masukal na lugar pupunta. Maraming kawayanan doon. Baka sakali makakita siya doon. Mabibilis ang kanyang mga hakbang dahil ang nasa kanyang isip, baka maabutan pa siya ng gabi. Sobrang delikado, lalong-lalo na nasa gubat siya. Ngunit nang pababa na siya doon sa may bandang ilog, agad niyang nakita ang dalawang aso na nakatayo doon sa gilid ng mga punong kahoy. Ang ipinagtataka ni Manong John kung bakit may mga aso ang nasa loob ng gubat na ito. Ang pagkakaalam niya, walang mga taong nakatira sa gubat na ito.
o baka naman may tao dito sa lugar at tulad niya may hinahanap din. O maaring nangangahoy siguro ang mga ito at dala ang kanilang mga aso. Kaya naglalakad pa itong si Manong John at sinipat-sipat ang kalubluuban ng kakahuyan. Ngunit wala siyang nakitang tao o maaring palatandaan na may mga tao nga sa gubat. Kinakabahan na itong si Manong John, lalo na nang muling tingnan niya ang mga aso at parang galit ang mga titig nito sa kanya. Naglalaway pa ang mga bibig at dito na niya napagtanto na sobrang lalaki pala ng mga asong ito kumpara sa normal na mga aso. Kinikilabutan na itong si Manong John, pero hindi ito nagpatinag. May araw pa at alam niyang hindi pa ito ganun kalakasan ang mga aswang. May hawak din siyang itak at kaya niyang saktan ang mga ito dahil gawa ito sa tanso. Umatras muna itong si Manong John at umiba ng daan. Sumuot ito sa malalagong mga damuhan at ilang sandali lamang narating na niya ang kawayanan. Agad itong naghanap hanggang sa makakita ito ng bagakay na kawayan. Mabilis na pumutol ng iilan itong si Manong John at pagkatapos nagmamadali na itong papaalis doon sa lugar. Ngunit nang palabas na siya ng kawayanan, biglang napalingon ito doon sa kabilang bahagi dahil may narinig siyang angil. Huminto si Manong John sa paglalakad at pinakinggan niyang mabuti ang narinig niya. Baka kasi guni-guni lamang niya ang kanyang narinig dahil sa sobrang pag-iisip tungkol sa mga aswang. Ngunit nang marinig niyang muli ito, mabilis nang naglalakad itong si Manong John papalayo doon sa kawayanan. Lakad takbo na ang kanyang ginawa at palingon-lingon ito sa kanyang dinaraanan. Baka sundan pa siya ng nilalang na kanyang narinig. Nang muling ibaling ni Manong John ang kanyang tingin doon sa unahan, muntik na siyang mapasigaw nang makita ang dalawang aso na nakaharang na sa kanyang daraanan. Namumula ang mga mata ng mga ito at lalong bumangis ang itsura. Hinugot na ni Manong John ang dalang itak. Kahit na kinakabahan, kailangan niyang maging matapang at matatag. Ayaw niyang magpatakot sa mga aswang na ito. Nang lumapit pa si Manong John, biglang umaarangkada na nang takbo ang mga aso papunta sa kanya. At habang papalapit ang mga ito, unti-unting nagpalit ang mga ito ng anyo sa pagiging mga aswang. Nabitiwa na ni Manong John ang hawak na mga bagakay na kawayan at agad na iwinasiwas ang hawak nitong itak sa dalawang aswang na papalapit na sa kanya at gigil na siyang patayin. Umiwas naman ang isa sa dalawang aswang, ngunit ang isa ay patuloy lamang ito sa pag-atake sa kanya. Tinamaan niya ito sa braso, kaya napatalon ito doon sa gilid ng kawayanan habang umaangil. Pero agad din itong umigpaw at bumagsak sa kanyang harapan. Umaangil ito at sumingasing habang nakatuwad at nakalabas ang matutulis nitong kuko. Ang isa naman sa mga aswang, dahan-dahan din na lumapit ito kay Manong John. Ngunit batid niyang nagdalawang isip na ito dahil alam na ng mga aswang na hindi ordinaryo ang kanyang hawak na itak. Napansin ni Manong John na mayroong umaagos na dugo sa sugat ng isang aswang na tinamaan niya ng tagpas gamit ang itak. Namimilipit din ito sa sakit, ngunit mas lalong nagagalit yata ang aswang. Sabi ni Manong John sa mga ito, "Hindi ako natatakot sa inyo,
Mga kampon kayo ng demonyo. Gawa sa tanso ang aking itak. At kapag matatamaan ko kayo, katapusan na ninyo. Ngunit napansin ni Manong John na habang papalapit sa kanya ang aswang, parang bumuka-buka ang mga bibig ng mga ito. At ngayon lang niya napagtanto ang sobrang baho pala ng mga ito. Nang tumuwad na naman ang isa at pagkatapos, umigpaw ito papasugod na sana sa kanya. Agad na itataas sana ang hawak na itak nitong si Manong John. Ngunit laking pagtataka nito dahil pakiramdam niya namimigat ang kanyang buong katawan, ang kanyang mga paa at mga kamay. Hirap siyang maitaas ang hawak na itak. Papalapit na ang aswang kaya nakaramdam na siya ng takot. Gusto niyang sumigaw para makahingi ng tulong. Pero sino naman ang makakatulong at makarinig sa kanya sa gitna ng kagubatan? Ilang sandali pa, ramdam niya ang pagtama ng mga kalmot ng aswang sa kanyang dibdib. Kaya natumba itong si Manong John sa lupa at ramdam nito agad ang sakit at kirot sa kanyang mga natamong sugat sa dibdib. Kita niya ang pagdaloy ng dugo galing sa kanyang sugat. Nang makita niyang muling umigpaw ang aswang, mabilis niyang hinahagilap ang nabitiwa na itak. Ngayon, naigalaw na niya nang maayos ang kanyang mga kamay. Ngunit nang mayroong biglang bumulong sa kanyang tainga at paglingon ni Manong John, ang isa pang aswang, nakalapit na pala ito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano ang mga pinagsasabi nito. Nang mahawakan niya ang kanyang itak, agad na tatagpasin sana niya ito. Ngunit katulad kanina, hindi niya maitaas ang hawak na itak. Muling nakaramdam siya ng pamimigat sa kanyang buong katawan. Masama na ito. Papasugod na naman sa kanya ang isa pang aswang. Alam niyang sa muling pag-atake nito, hindi na siya mabubuhay pa. Ngunit bago pa siya maabot ng aswang, mayroon siyang naamoy na napakabango. Napamulat ang kanyang mga mata at nagpalingon-lingon agad sa buong paligid. Sumuot sa kanyang ilong ang sobrang bango na halimuyak. Sa pagkakataon na iyon, biglang nawala na ang mga aswang. Nakita na lamang niya ang dalawang aso na mabibilis na tumatakbo papasuot doon sa mga kakahuyan. Hinawakan niya agad ang kanyang mga sugat. Kinuha nito ang panyo sa kanyang bulsa at idiniin sa kanyang mga sugat para mapigilan ang pagdurugo nito. Tumayo na itong si Manong John at pinulot ang mga nabitiwan na mga bagakay na kawayan. Muling nagpalingon-lingon ito sa buong paligid dahil hindi pa nawala ang sobrang bango na kanyang naamoy. Biglang umihip ang malakas na hangin sa paligid at may mga alikabok ang tumama sa kanyang mga mata. Napapikit itong si Manong John at kinukusot-kusot ang kanyang dalawang mata. Makalipas ang ilang sandali nang ibuka niya ang kanyang mga mata, nagulat ito nang makita ang sarili na nakatayo na doon sa mga kakahuyan na nasa harap lamang ng kanilang bahay. Tanong ng kanyang isip, paano siya napunta agad sa kanila? Inanadoon pa siya doon sa kawayanan. Ngunit hindi na nag-aksaya ng oras itong si Manong John. Patuloy na dumadaloy ang mga dugo sa kanyang sugat. Kailangan niyang malapatan agad ito ng gamot. Kaya sa kanyang natitirang lakas, pilit niyang binilisan ang paglalakad at tinatawag na din ang kanyang asawa na si Manang Linlin. Ilang sandali pa, natanaw na siya ng kanyang asawa at mga anak. Mabilis nang tumakbo ang mga ito papunta sa kanya at sobrang nag-alala dahil nakita nila ni Manang Linlin ang maraming mga dugo sa kanyang damit sa dibdib banda. Nagsisigaw na itong si Manang Linlin
kung bakit may mga sugat itong si Manong John. Inatake ako ng mga aswang doon sa gubat, Linlin, doon sa kawayanan. Gamutin ko muna ang mga ito. Mamaya ko na sasabihin sa iyo ang lahat. Maraming dugo na ang lumabas sa aking sugat. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, agad na nag-init ng tubig itong si Manang Linlin. May mga kinuhang mga ugat ng punong kahoy itong si Manong John. Pinakuluan niya ang mga ito. Nalalaman niya ito sa kanyang mga magulang. Nasa bukid kasi sila, at kung magkaroon man ng sakit, umaasa lamang sila ng mga gamot na gawa at nakasanayan na nila doon sa bukid. Dahil malayo ang bayan, malayo ang ospital. Ngunit habang pinapahid ni Manong John ang nilaga galing sa mga ugat ng puno, lumapit sa kanya itong si Isabelita. May bitbit itong mga dahon ng isang halaman. Hindi niya kilala ang mga dahon na ito. Unang bisis pa lamang ngayon na nakita ni Manong John ang ganitong mga klase na dahon. Kaya tanong niya sa kanyang anak, "Anak, saan naman galing ang mga dahon na ito? Saan mo ito kinuha?" Sagot naman ng bata, "Bigay ito ng aking kaibigan, Tatay John. Mapabilis ang paggaling ng iyong mga sugat sa mga dahon na ito. Mabisa po ito galing sa mga kagat at kalmot ng mga aswang." Napatitig itong si Manong John sa kanyang anak at namangha. "Sino ang kaibigan mo na iyon, Isabelita? Saan siya nakatira?" "Tatay John, kasama po siya sa atin at hindi tayo iniiwan. Siya po ang tumutulong sa iyo kanina doon sa gubat laban sa mga aswang." Napatigalgal itong si Manong John. Ibig sabihin, ang mabangong halimuyak na kanyang naamoy ay itong kaibigan ni Isabelita ang may gawa. Hindi tao ang kaibigan ng kanyang anak, at maaaring ito rin ang may gawa kung bakit biglang lumipat ang kanyang lugar na kinatatayuan kanina. Natahimik na lamang itong si Manong John. Hindi niya alam ang maramdaman. Matatakot ba? Dahil alam niyang hindi normal na tao ang kaibigan ng kanyang anak. O matutuwa dahil may kasama na silang magtatanggol sa kanila laban sa mga kampon ng kadiliman. Mabilis na kinuha ni Manong John ang dahon na hawak ni Isabelita at itinapal niya ito sa kanyang mga sugat. Dito na napalahaw itong si Manong John. Ramdam niya kasi na parang hinihigop ng dahon ang kung anong galing sa kanyang sugat. At ilang sandali pa, nakaramdam na siya ng ginhawa. Ang sobrang kirot na kanyang naramdaman kanina, nawala na ito. Ilang minuto pa nang kunin niya ang mga nakatapal na dahon, nakita niya doon na nakadikit ang maitim na dugo. At nagulat itong si Manong John dahil ang kanyang mga sugat sa dibdib nagsimulang maghihilom na ang mga ito. Napatitig itong si Manong John kay Isabelita na sa pagkakataon na iyon, nakangiti na sa kanya. Lumapit itong si Manong John sa anak at niyakap niya ito. Bulong niya sa bata, "Isabelita, sabihin mo sa kaibigan mo na maraming salamat." Tumango lamang itong si Isabelita at hinila ang kamay nitong si Manong John. Dinala ito ng bata doon sa loob ng kanilang kwarto at itinuro nitong si Isabelita ang isang ribulto doon sa kanilang altar. Nakita ni Manong John ang bagong ribulto na nando doon. Alam niyang bago pa ito dahil wala ito nang gawin nila ang kanilang altar at maglalagay sila ng ilan sa mga ribulto. Ribulto ng isang anghel. Napayuko na lamang itong si Manong John at napa-sign of cross para kasing nakatitig sa kanya ang ribulto na iyon. Lumabas ng bahay itong si Manong John at ginagawa agad ang sibat galing sa mga bagakay na kawayan. Batid niyang pagdating ng gabi,
dadalawi na naman sila ng mga aswang na iyon, lalo na sa mga nangyayari kanina. Mukhang interesado talaga ang mga kampo ng kadiliman na ito sa kanila. O baka dahil din ito kay Isabelita. Baka alam na ng mga halimaw na ito ang tunay na pagkatao ng bata. Habang gumagawa itong si Manong John ng mga sibat na kawayan, lumapit sa kanya itong si Lolo Isyot. Aba John, mukhang nagiging agresibo na sa atin ang mga aswang na iyan. Ano kaya kung humingi na tayo ng tulong kay Andoy? Wag na, Lolo Isyot. Kaya natin ang mga aswang na ito. Lalo na kasama natin si Isabelita. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Sumang-ayon ito kay Manong John tungkol sa batang si Isabelita. Batid ni Lolo Isyot na matutulungan sila ng bata, lalo na ang gabay nito. Pero ang isa sa iniisip ng matanda ay ang pagiging agresibo ng mga aswang. Ngayon pa lamang nangyayari ito sa kanilang lugar. Kumuha din ng isang bagakay na kawayan itong si Lolo Isyot para gagawing sibat. Pagkatapos, patuloy na tinutulungan itong si Manong John. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, nagsimulang kumalat na ang dilim sa lugar. Patapos na din sina Manong John at Lolo Isyot sa kanilang mga ginagawa. Gumagawa pa din kasi ng maliliit na sibat itong si Manong John. Ilang sandali pa nang tumayo na ang dalawa para iligpit ang lahat ng mga gamit dahil tapos na ang mga ito sa kanilang ginagawa. Biglang may narinig itong si Manong John at Lolo Isyot na parang angil ng isang baboy. Noong una, hindi nila ito pinapansin dahil may mga alaga naman silang mga baboy. Ngunit nang sunod-sunod na ang pag-angil ng mga ito, napatitig itong si Manong John doon sa kanilang sagingan. Dahil ang angil ay hindi nanggagaling sa kanilang kulungan. Pero hindi baboy ang nakita nila ni Manong John. Dalawang aso ang nando doon. Nakatitig sa kanila ang dalawang napakalaking aso habang naglalaway ang mga bibig. Sabi agad nitong si Lolo Isyot, "John, mga aswang na naman ang mga iyan." "Oh, Lolo Isyot, ang aaga naman ng mga demonyong iyan." Hinagilap ni Manong John ang bagong gawa na sibat. "Tara na, Lolo Isyot, pabayaan muna natin ang mga iyan. Madilim na ang paligid. Baka kung may mga kasama pa ang mga iyan." Ilang sandali pa, mabilis nang pumasok ng loob ng bahay itong si Manong John. Habang itong si Lolo Isyot, mabilis din ang mga hakbang nito papauwi doon sa kanyang kubo. Habang naglalakad itong si Manong Isyot, biglang napabaling ang kanyang paningin doon sa unahan. Dahil doon sa kanyang taniman ng mga gulay, may nakita siyang bulto ng dalawang tao. Medyo may liwanag pa ng kaunti, kaya klarong-klaro niya ito. Sinipat-sipat niyang mabuti kung sino ang mga ito dahil gabi na. May mga gumagalang aswang pa naman, baka mapahamak pa ang mga ito. At ang isa sa ipinagtataka ni Lolo Isyot, bakit nandoon ang mga ito sa kanyang taniman ng mga gulay? Imposibleng magnanakaw naman ang mga ito dahil wala ito sa kanilang lugar. Nilapitan ito ni Lolo Isyot habang pinagsasabihan ang mga ito na umuwi na dahil delikado. May mga aswang ang umaaligid sa paligid. Ngunit nang medyo makalapit na ang matanda, bumungad sa kanya ang hitsura ng mga ito. Amoy na din niya ang nakakasulasok na baho ng mga nilalang. Kita niya ang mga mapupulang mga mata ng dalawa at ang pangil ng mga ito. Kaya napagtanto agad ni Lolo Isyot na mga aswang ang dalawa. Kaya wala na siyang inaksayang oras. Mabilis na kumaripas siya ng takbo papasok doon sa kanyang bahay. Agad na isinirado niyang mabuti ang bintana at pinto ng kanyang kubo.
Nanginginig pa ang buong katawan ni Lolo Isyot dahil sa sobrang takot. Inihanda agad nito ang matalim na itak at ang bagong gawa na sibat. Pumunta din ito sa kusina at kumuha ng ilang asin. Isinaboy niya ito doon sa gilid ng kanyang pintuan at bintana. Makalipas pa ang ilang minuto, habang nasa kwarto itong si Lolo Isyot, may mga narinig siyang yapak ng mga aswang at parang umaaligid ang mga ito doon sa kanyang kubo. Rinig din niya ang mahihinang angil ng mga ito. Pinakiramdaman lamang ito ni Lolo Isyot hanggang sa biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dito na siya napayapa. Nawala na ang mga yapak at angil ng mga aswang kanina. Marahil ay umalis muna ang mga ito dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan. Doon naman sa bahay nila ni Manong John, isinerado din nila ng mabuti ang kanilang mga bintana at pintuan. Nasasala ang mga ito at pasilip-silip itong si Manong John sa labas ng kanilang bahay. Ang mga asong nakikita nila kanina, wala na din ang mga ito nang bumuhos ang malakas na ulan. Sabi nitong si Manong John, nalagyan din nila ng mga asin ang bintana at pintuan ng kanilang bahay. Sa sala na din sila matutulog. Sama-sama na sila para sabay nilang mabantayan ang isa't isa at ang buong paligid. Pinatay din nila ang mga lampara kaya napakadilim ang loob ng bahay. Ilang sandali pa habang nakahiga ang mga ito, bumulong kay Manong John ang batang si Isabelita. Tatay John, nasa paligid pa ang mga halimaw. Hindi pa umalis ang mga ito. Tahimik lamang itong si Manong John. Pakiramdam din niya na nasa paligid lamang ang mga aswang. Lumipas din ang mga oras at tumila na ang ulan. Nakaidlip na rin sina Manong John. Ngunit doon sa kabilang kubo, hindi nakatulog itong si Lolo Isyot. Dahil nang tumila na ang ulan, muling narinig niya ang mga angil sa buong paligid. Nasa tabi ng kanyang hinihigaan ang kanyang sibat at itak. Sa isip ng matanda, kung pipilitin ng mga aswang na ito na pumasok sa kanyang kubo, hindi siya magdalawang isip na sibatin at pagtatagain ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, may narinig na naman itong si Lolo Isyot na parang mga kaluskos doon sa bubong ng kanyang kubo. Kaya tumayo na ang matanda. Mukhang papasukin talaga siya ng mga aswang na ito. Bit-bit ang sibat sa isang kamay at sa kabilang kamay naman ang matalim na itak. Dahan-dahan nang lumabas ng kwarto ang matanda at sinipat-sipat ang buong paligid. Pinakiramdaman ang loob ng bahay at labas. Patuloy niyang naririnig ang mga kaluskos doon sa bubong hanggang sa parang kinukutkot na ang mga ito ng mga nilalang. Humakbang pa itong si Lolo Isyot at iniumang na ang dalang sibat doon sa bubong. Ilang sandali pa, biglang napabaling ang tingin ng matanda at sobrang nagulat ito dahil biglang bumukas ang bintana ng kanyang kubo. Nang tingnan ito ng matanda, iniluwa doon ang isang napakapangit na nilalang. Medyo naaninag niya ito dahil sa maliit na liwanag doon sa kanyang altar galing sa kanyang mga itinirik na mga kandila. Ngunit hindi niya klaro ang kabuuang hitsura ng nilalang. Napakabaho din ng amoy ng mga ito. Bago pa nakakilos itong si Lolo Isyot, dinamba na siya ng nilalang. Kaya natumba ito sa sahig at kinalmot ang kanyang dibdib. Napaigik itong si Lolo Isyot dahil sa sakit. Hinahagilap niya agad ang nabitiwa na sibat at itak. Nang mahawakan niya ang sibat, pilit niyang pinagtutusok ang mga ito. Dalawa na ang nakapasok na aswang sa loob. Kaya hirap ng malabanan ito ng matanda, lalo na
May sugat pa ito sa dibdib. Kaya sumigaw na itong si Lolo Isyot para makahingi na ito ng tulong. Tinamaan na kasi siya uli ng kalmot sa tagiliran. Mabuti na lamang nakuha niya ang itak at iwinasiwas niya ito doon sa mga nilalang. Kaya napatras muna ang mga ito ng kaunti. Mga demonyo kayo, magsilayas kayo sa aking kubo! Ang sigaw pa ni Lolo Isyot. May lumabas na din na dugo sa kanyang bibig. Gumapang itong si Lolo Isyot para makatago doon sa ilalim ng misa. Nagtaluna naman agad ang dalawang aswang at pilit siyang inabot ng mga kalmot. Habang doon sa kabilang bahay, napabalikwas ng bangon itong si Manong John. Hindi siya maaring magkamali. Ang sigaw na narinig nila, galing ito doon sa kubo ni Lolo Isyot. Wika niya agad kay Manang Linlin. Mukhang nanganganib ang buhay ni Lolo Isyot. Baka inatake ito ng mga aswang. Pero John, baka mapahamak ka kung lumabas ka ng ating bahay. May mga aswang pa naman sa labas. Sasamahan na kita. Huwag na Linlin. Mas lalong delikado pa kung kasama kita. Bantayan mo ang ating mga anak. At pagkatapos, kinuha nito ang dalawang maliit na sibat at ang isang mahabang itak. Pati na ang kanyang mga punyal. Nagmamadali itong lumabas ng bahay. Tumakbo na itong si Manong John papunta doon sa kubo ni Lolo Isyot. Habang papalapit doon sa kubo itong si Manong John, may narinig na itong mga kumakalabog doon sa kubo ng matanda at may mga paimpit na palahaw. May narinig din itong mga angil. Kinakabahan na itong si Manong John. Mukhang nanganganib na nga ang buhay talaga ng matanda. Mabilis itong pumasok ng kubo at naabutan pa niya ang dalawang aswang na pinagtutulungan si Lolo Isyot na nasa ilalim ng misa. At kahit may sugat ito, pilit pa rin na lumalaban gamit ang itak. Napalayo na din kasi ang bagakay na kawayan na gamit nito kanina. Walang inaksayang oras itong si Manong John. Kahit dalawa pa ang mga aswang, inatake niya ang mga ito gamit ang kanyang itak. Pinaghampas niya ang mga ito at pagkatapos sinibat niya ang isa pa. Agad naman na nakatalon at nakailag ang dalawang aswang at hindi na nagpumilit sa kanilang gusto. Mabilis nang tumalon ang mga ito palabas ng bintana habang umaangil at umaalulong. Sinindihan ni Manong John ang lampara ng matanda at pagkatapos mabilis na tinulungan itong si Lolo Isyot. Lolo Isyot, tara na, baka balikan pa tayo ng mga aswang na iyon. Sumama ka na sa akin. Gagamutin natin ang mga sugat mo. Maraming salamat, John, at dumating ka. Hayop ng mga demonyong aswang na iyon. Mabilis na inakay ito ni Manong John at dinala doon sa kanilang bahay. Agad naman na pinagbuksan ni Manang Linlin ang pinto na kanina pa nag-abang doon. Sobrang naawa itong si Manang Linlin nang makita ang kalagayan ng matanda. Agad na kumuha ng mga gamot itong si Manong John at kinausap ang anak na sa isabilita. Tiningnan niya ito sa mga mata. Wika nitong si Manong John. Isabelita, anak, nakakaawa ang sinapit ni Lolo Isyot. Mahal mo siya, diba? Inatake siya ng mga aswang. Kung maaari, pwede ka bang humingi ng tulong sa kaibigan mo, anak? Ngumiti lamang ang bata at tumango. Wika nito sa ama. Ako na po ang bahala sa kanya, Tatay John. Dalhin niyo na lang po doon sa ating kwarto. Hindi na nagtanong uli itong si Manong John kung bakit pa dadalhin ang matanda doon. Mabilis na itong naglalakad uli pabalik doon sa kanilang sala at dinala itong si Lolo Isyot doon sa kanilang kwarto. Pinahiga ito doon sa kanilang kama. Patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo at nanghihina na ang katawan ng matanda. Hindi na nga ito halos makapagsalita.
Lumabas muna kayo, Tatay John. Ako na po ang bahala sa kanya. Tinitigan ni Manong John ng ilang segundo ang anak at pagkatapos, lumabas na ito ng kwarto. Hanggang ngayon kasi, namamangha pa rin siya sa kanyang bunsong anak. Hindi ito makapaniwala na ito ang pinili ng Panginoon para maging tagapagligtas nila sa kanilang lugar. Nang makalabas na itong si Manong John, mabilis na dinampian ni Isabelita ang noon itong si Lolo Isyot habang bumuka-buka ang bibig ng bata. Makalipas lamang ang ilang sandali, kumalat doon sa loob ng kwarto ang sobrang bango na amoy. May isang nagpakita din na isang nilalang na nagliliwanag ang buong katawan. Makalipas lamang ang 10 minuto, unti-unting bumalik na ang normal sa kapaligiran. Nawala na ang mabangong halimuyak at ang nilalang. Lumabas na ng kwarto itong si Isabelita at pinuntahan ang mga magulang. Tatay John, Nanay Linlin, natapos ko na po. Mabuti na po ang kalagayan ni Lolo Isyot. Nagulat ang mag-asawa at dali-daling pinuntahan ang loob ng kwarto. Nakita nila doon ang mahimbing na natutulog na si Lolo Isyot. Nang tingnan nila ang mga sugat, papunta na sa paghihilom ang mga ito. Napalingon sina Manong John at Manang Linlin doon sa batang si Isabelita. Napayakap na lamang itong si Manang Linlin kay Manong John. Tuwang-tuwa ang dalawa sa kanilang anak. Makalipas ang ilang sandali, nagpahinga na ang mga ito. Kinabukasan, maaga pa lamang, ay nagising na sina Manong John at itong si Manang Linlin. Wala na rin sa kanilang tabi ang kanilang dalawang anak. Mas naunang nagising pa ang mga ito kaysa kanila. Kaya bumangon na rin ang mag-asawa. Agad nilang napansin na itong si Lolo nasa kusina na ito at nagluluto para sa kanilang agahan. Ngunit nasaan ang bunsong anak na si Isabelita? Ang wika naman itong si Lolo na nasa labas ang nakakabatang kapatid kasama itong si Lolo Isyot. Agad na tiningnan ito ni Manong John sa labas at nandoon nga ang bata kasama ang matanda. Magaling na pala ang sugat nitong si Lolo Isyot. Sa isip ni Manong John, talagang nakakamangha ang kakayahan ng kanyang anak. Lumabas itong si Manong John at lumapit sa dalawa. Ang sabi nitong si Manong John, nasa kanila muna titira itong si Lolo Isyot pansamantala habang patuloy pa na namimisti ang mga aswang sa kanila. Nang tingnan ni Manong John ang mga sugat ni Lolo Isyot, mas lalong namangha ito dahil nagiging mga piklat na lamang ang mga natamong sugat ng matanda. Sobra itong nakakamangha dahil walang makakagawa nito kahit pa ang isang napakagaling na doktor. Natatawa na lamang itong si Lolo Isyot at habang naglalakad ang dalawa papunta sa kubo ng matanda, umakbay itong si Lolo Isyot kay Manong John. Wika pa nito. "Diba sabi ko na sa'yo, John, kakaibang bata itong si Isabelita. Pero ang iniisip ko ngayon, kung kailan tayo titigilan ng mga aswang na iyan. Kailangan na lang natin na mag-ingat sa lahat na oras, Lolo Isyot. Sa gabi lang naman malakas ang mga aswang na iyan. Iwasan na lang muna natin na mapagawi sa mga gubat, gabi man o araw." Tinulungan ni Manong John itong si Lolo Isyot na kumpunihin ang lahat ng mga nasira sa kanyang kubo kagabi. Pati na doon sa mga taniman at sa mga alaga nito, tinulungan ang matanda nitong si Manong John. Kinuha nila ang mga alagang manok at kambing ng matanda at inilipat na lang din muna doon sa bahay nila ni Manong John. Mas malaki at matibay din kasi ang kulungan nila doon. Tanghali na nang matapos nila ang lahat ng mga ginagawa. Pagkatapos kumain ng tanghalian, umalis muna sina Manong John, Manang Linlin at ang batang si Isabelita
papunta ang mga ito doon sa bayan. May bibilhin lamang ang mga ito na mahalaga. Naubusan na kasi sila ng mga kailanganin doon sa kanilang kusina. Sinadya talaga nitong si Manong Jun na isama ang bata. Baka makakasalubong na naman nila ang mga aswang na gumagala sa kanilang lugar. Lagi pa naman na umaaligid ang mga ito sa kanila. Makalipas ang mga oras, habang papauwi sana sina Manong Jun sakay ng isang tricycle, biglang nasiraan ito. Kaya inabot pa ng mahigit sa isang oras bago muli itong umandar. Nag-alala na sina Manong Jun at Manang Linlin. Siguradong maabutan na naman sila ng gabi sa pag-uwi. Pagdating nila sa kanilang lugar, mag-alasays na ng gabi, kaya kumalat na ang kadiliman. Nagmamadali sina Manong Jun sa paglalakad. Wala pa naman silang dalang lampara kasi ang inaakala nila na makakauwi sila ng maaga. Binaybay na nila ang palayan. Madilim na, kaya napabagal ang kanilang paglalakad. Maliit din kasi ang daan sa gilid ng palayan at madulas pa. Nagpalingon-lingon itong si Manong Jun. Kanina pa niya iniisip na baka may mga aswang na naman. At hindi siya nagkamali. Dahil nang marating na nila ang dulo ng palayan at lakbayin ang sagingan papunta na sana doon sa kanilang bahay, biglang may narinig silang parang mga pagaspas ng pakpak ng malaking ibon. Jun, ang kinakabahan na tawag nitong si Manang Linlin habang nakakapit na ito sa braso ni Manong Jun. Wala silang dalang anumang armas dahil pumunta nga sila doon sa bayan. Kinakabahan na din itong si Manong Jun. Pero nang malingon nito ang anak, yumuko ito at bumulong kay Isabelita. Anak, may mga kampo na naman ng demonyo ang nasa paligid. Sila ang umatake kay Lolo Isyot kagabi. Naramdaman mo ba sila? Simpleng sagot ng bata. Opo, Tatay John. Dalawa po sila at nasa kakahuyan. Huwag na po kayong mag-alala. Kasama naman natin ngayon ang aking kaibigan. Sabi niya, ipaghiganti niya si Lolo Isyot. Parang nahimasmasan itong si Manong Jun sa kanyang narinig at nagpatuloy na ang mga ito sa paglalakad. Medyo nawala na din ang kanilang takot dahil sa sinasabi nitong si Isabelita. Ilang sandali pa, muling narinig nila ang mga pagaspas ng malaking ibon hanggang sa palakas na ito ng palakas. Nang iangat ni Manong Jun ang kanyang ulo, kitang-kita niya ang maitim na bulto ng mga halimaw ang nagpalipad-lipad sa kanilang uluhan. Hanggang sa biglang napasigaw na din itong si Manang Linlin dahil sa kanilang harapan, may isang mabangis na nilalang ang nakaharang sa kanila. Hinila ni Manong Jun itong si Manang Linlin na patuloy na sumisigaw at pati na din ang batang si Isabelita. Tumakbo ang mga ito papunta doon sa mga sagingan. Ngunit agad na dinaluhong sila ng dalawang aswang. Mabuti na lamang at agad nilang narating ang mga sagingan at sumuot ang mga ito doon. Napatigil naman ang mga aswang at tumatakbo na lamang doon sa gilid ng sagingan habang inaamoy sila at umaangil ang mga ito. Sabi nitong si Manong Jun na huwag maingay itong si Manang Linlin. Nagtatago sila sa loob ng sagingan at ilang sandali pa, nakita nila ang dalawang aswang na pumasok na sa loob ng sagingan at parang inaamoy-amoy ang buong paligid. Naghanap ng magagamit na armas itong si Manong Jun, putol na kahoy o kahit tipak ng bato pang dipinsa nila. Nang ibaling muli ang tingin nitong si Manong Jun doon sa mga aswang, nagulat ito dahil biglang umangil ang isang aswang at napahiyaw ito ng hindi mawari na kadahilanan. Biglang tumilapon ito at bumagsak doon
sa puno ng saging. At bago pa ito makagalaw muli, biglang may isang anino ang mabilis na pinagsasapak ito sa buong parte ng katawan hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Sa gulat nung isang aswang, biglang umigpaw ito paitaas doon sa sagingan. Ngunit hindi ito hinayaan ng isang anino at biglang dinamba ang aswang at hinawakan ito sa mga pakpak. Pagkatapos, ibinagsak ito sa lupa. Sabay ng mga pagpakawala ng mga hampas gamit ang hindi nila matukoy na armas. Nang tamaan ang aswang para itong napapasok at nangingisay hanggang sa hindi na rin ito gumagalaw. Ilang sandali pa nang makabalik sina Manong John at Manang Ninglin sa pagkatulala. Gulat na gulat ang mga ito nang wala na ang anak nilang si Isabelita sa kanilang tabi. Kaya napatayo ang mga ito at nagpalingon-lingon agad sa buong paligid. Kita pa rin nila ang anino na hinihila na ang dalawang mga aswang na wala ng mga buhay palabas ng sagingan. Hinagilap ni Manang Linlin ang anak doon sa mga sagingan sa kanilang likuran. Ngunit wala ito doon. Kaya tinatawag na ni Manang Linlin ang anak. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, hinila ni Manong John ang kamay ng kanyang asawa. Wika nito, "Linlin, tingnan mo, nandoon si Isabelita." At paglingon nila, nandoon nga itong si Isabelita doon sa unahan kasama ang anino na tumulong sa kanila. Kaya kahit takot sila sa kanilang mga nasaksihan at nakikita, mabilis nang tumakbo ang mga ito para puntahan ang anak. Ilang sandali pa, nakita nilang naglalakad na din ang anino palabas ng sagingan. Habang si Isabelita, nakatayo ito at naghihintay sa kanila habang nakangiti. Makalipas ang ilang sandali, niyakap ni Manang Linlin ang anak pagkadating ito at napaiyak na rin. Sabi ng bata, "Wala na ang mga halimaw, Nanay Linlin, Tatay John. Kinuha na ito ng aking kaibigan." At sabay silang napalingon doon sa isang anino na naglalakad na sa labasan ng sagingan at hila-hila ang dalawang aswang. Pagkatapos, huminto ito at lumingon sa kanila. Nakita nila ni Manong John na kumakaway ang anino sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, nakita nilang nagliliwanag ang katawan ng anino hanggang sa biglang maglaho ito sa kadiliman kasama ang mga aswang. Hindi pa rin makapaniwala ang mag-asawang Manong John at Manang Linlin sa mga nasaksiyan nila kahit na alam nila na may gabay itong si Isabelita at unang bisis din na nakita nila ito ngayong gabi. Ilang sandali pa, may nakita silang ilaw ng flashlight doon sa bintana ng kanilang bahay at tinatawag sila ni Lolo Isyot. Narinig pala nito ang sigaw ni Manang Linlin kanina. Kaya binuksan nito ang bintana at hinahagilap ang mag-asawa. Hindi rin niya magawang iwanan ang batang si Lolo para lumabas at hanapin sila. Wika ni Manong John, "Tara na, Linlin. Hinahanap na tayo ni Lolo Isyot." At lumabas na sila ng sagingan. Nagmamadali na ang mga ito sa paglalakad. Papauwi na sa kanilang bahay. Nang makita naman ang mga ito ni Lolo Isyot, agad na pumunta ito doon sa may pintuan at sila ay pinagbuksan. Wika agad ng matanda nang makapasok na sila. "John, Linlin, ano ba ang nangyari sa inyo sa labas? Inatake na naman ba kayo ng mga aswang?" Si Manong John na ang sumagot, "Oo, Lolo Isyot, ang dalawang aswang na iyon, walang sawang ginugulo ang buhay natin. Hindi ko alam kung bakit tayo ang pinonterya ng mga halimaw na ito. Pero tinulungan kami ni Isabelita, Lolo Isyot. Tinulungan kami ng kanyang gabay at tuluyan nang natapos ang buhay ng mga kampo ng kadiliman." "Ano ang ibig mong sabihin, John?" "Lolo Isyot,
napatay na ang mga aswang at dinala na ang mga ito sa lugar na malayo dito sa ating mundo. Napatitig itong si Lolo Isyot kay Manong John at pagkatapos, lumingon ito sa batang si Isabelita. Nakangiti lamang ang bata at parang walang kamuwang-muwang ang maamong mukha nito. Sabi nitong si Manong John na maghapuna na sila at nang makapagpahinga na. Kinabukasan, bumalik na itong si Lolo Isyot doon sa kanyang kubo at nagpatuloy na ito sa kanyang mga naiwang gawain. Nawala na ang kanyang iisipin tungkol sa mga aswang. Habang itong si Manong John, sigurado na ito, nawala na nga ang mga aswang. Lumipas ang mga araw, ang mga tao sa lugar ng sindangan, nagtataka ang mga ito. Dahil payapa na ang kanilang lugar, wala na silang naririnig at nakitang palatandaan na may mga aswang pa sa kanilang lugar. Wala nang umaatake sa kanilang mga alagang hayop. Isang hapon, napag-usapan nila ni Manong John at Manang Linlin ang tungkol sa mga namimisting aswang sa kanila at ni Lolo Isyot. Napagkasunduan nila, nasubukan nilang tanungin ang isang kilalang albularyo doon sa kanilang lugar. Kaya sa hapon na iyon, kasama itong si Isabelita at si Lolo, mabilis nilang binaybay ang palayan papunta doon sa kabilang bahagi ng lugar. Papunta na sila doon sa bahay ng albularyong si Andoy. Kaya umabot din ng isang oras ang kanilang nilakad hanggang sa marating na ang bahay ng albularyo. Dalawa lamang ang nakatayong bahay doon sa pasukan ng kakahuyan. Malayo din sa kabayan ang lugar ng albularyo dahil tulad ng mga karamihan sa mga ito, kailangan nila ng tahimik na lugar dahil halos araw-araw na nagdarasal ang mga ito at ayaw nito ng maingay na lugar. Ayaw din ng mga albularyo na mabulabog ang mga alaga nila. Agad na tinawag ni Manong John itong si Andoy at ilang sandali pa, may isang tao na mahaba ang buhok at balbas na lumabas galing sa likuran ng bahay. May dala-dala itong mga pinutol na kahoy na maaring gagawing panggatong. Oh, John, bakit kayo na parito? Ano ang kailangan natin? At pagkatapos pinatuloy na sila sa loob ng bahay. Nang makaupo na sina Manong John, pumunta muna ng kusina itong si Andoy at may kinuha itong mga kamote. Wika pa nito. Mas masarap ang usapan natin habang kumakain, John Linlin. Muling tanong nitong si Andoy sa kanila, John, ano ba ang kailangan natin ngayon? Mukhang may importanteng sadya yata kayo ngayon sa akin. Sagot naman ni Manong John. May mga itatanong lamang kami, Andoy, at alam kong ikaw lamang ang makakasagot nito. Ilang linggo na rin na pinipisti kami ng mga aswang doon sa aming lugar. Pati nga si Lolo Isyot hindi nakaligtas sa pag-atake ng mga ito. Ang hindi ko malaman na dahilan kung bakit kami ang napiling guluhin ng mga aswang na ito. Wala naman kaming kasalanan o anumang ginawa para magagalit sila sa amin. Natahimik ng ilang sandali itong si Andoy at pagkatapos tumingin ito sa batang si Isabelita. John, sabihin mo nga sa akin ang totoo. May mga napapansin ba kayo na kakaiba sa bunso ninyo? Ano ang ibig mong sabihin, Andoy? Ang baliktanong naman itong si Manong John. Tumayo itong si Andoy at lumapit kay Isabelita. John, hindi ordinaryong bata itong bunso ninyo. Mayroon itong gabay na sobrang napakalakas. Sa tingin ko, dahil sa batang ito, kaya nagiging agresibo ang mga aswang sa inyo. Nagiging mabango na kayo sa mga aswang na iyon at gustong makuha ng mga ito ang bata. Pero sa tingin ko, natapos na ang inyong problema. Diba, Isabelita? Ang wika ni Andoy at tumitig sa nakangiting bata. Oo, Andoy. Kagabi, tuluyan ng pinatay ang mga aswang ng gabay ng bata.
John, huwag na kayong mag-alala. Ang gagawin nyo na lamang, iingatan itong si Isabelita. Dahil hindi lang mga aswang ang maaaring gagawa ng masama sa kanya, pati na rin ang mga taong nagtataglay ng kapangyarihan sa kadiliman. May ibibigay ako sa bata, John, at huwag na huwag itong ihiwalay sa kanyang katawan. May kinuhang kwintas itong si Andoy at ipinasuot ito sa batang si Isabelita. Payapa na ang kalooban ni Manong John at Manang Linlin habang papauwi na ang mga ito sa kanila.